Magandang hapon mga kagway! Ayan po, palakpakan. Ito na po tayo sa isang hapong puno ng kaalaman at kwentuhan. Ayan po, siyempre kasama yung lingkod, EJ Ortiz. Ayan po, mga kasama na lang po ninyo ako ngayong hapon sa ating live webinar. Siyempre kasama ang kagabay ng mga magsasaka, ang Agway Chemicals Corporation. Ayan, palakpakan natin ang Agway Chemicals Corporation. Talagang lagi silang nakahanda para tayo tulungan lahat po ng mga magsasaka para po sa inyo ang gagawin namin ito. Kaya, ayan po, kumusta po kayong lahat? Ayan po, mga kaagway natin, Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, namiss po namin kayong lahat. Ayan po, buong puso po, aming pasasalamat dahil po sa inyong suporta, naging successful po ang huling webinar natin. Ayan po ang ating Mango Pest Management. Umabot po tayo ng 100,000 views! Palakpakan po! Ayan, sobrang successful po yun dahil sa inyo. Dahil po yan sa inyong pagmamahal sa Agway Chemicals Corporation. Maraming maraming salamat po mula sa aming puso. Ayan po, ang puso po ito ay para sa inyo. Kaya naman ngayong hapon, panibagong kaalaman na naman ang ibabahagi namin sa inyo. At ito nga ay tungkol sa Banana Production Guide. At mamaya po, ipapakilala ko sa inyo ang ating mga kasamang mga experts mula sa Agway para magbahagi ng kaalaman tungkol sa Banana Production Guide. Ayan po, pero bago yan, syempre, may inihanda ang Agway para sa inyong lahat. Eto, dahil nga mahal na mahal tayo ng Agway, lahat po ng mga magsasaka sa buong Pilipinas, panibagong talakayan na naman ang aming ihatid sa inyo, gaya ng nabanggit ko, lalong-lalo na sa mga ka-Agway natin, sa banana industry, na nasa banana industry para po sa inyong lahat ito, makinig po kayo, plantasyon man yan o hindi, basta't may sakahan na saging, abay para sa inyo ang hapong ito. Kaya mag-focus na at isa puso ang lahat ng kaalaman na ibabahagi namin sa inyo dahil napakahalaga po na marami tayong nalalaman tungkol sa mga bagong teknolohiya sa pagsasaging para hindi po tayo nahuhuli at patuloy pa rin ang paglago ng ating banana industry. Lalo pa po, ito po ha, isa po tayo ang Pilipinas sa nangungunang exporter ng saging sa buong mundo. Wow, nakaka-proud po yan. To be exact po, makinig po kayo, base sa latest global banana market review report ng UN Food and Agriculture Organization, ayun po, nitong taong ito po mga kaagway, ang Pilipinas po ang second largest banana exporter dahil yan, sa mahusay na pamamahala at high market demand mula sa pangunahing merkado sa Asia. Nako talaga, hindi masa-masa, palakpakan po natin ating mga sarili mga kaagway. Dahil po sa inyo yan, malaking-malaki po ang inyong kontribusyon. At syempre, handang umalalay at tumulong po ang Agway sa inyong lahat. Ayan, nakita ko po yan specifically dyan po sa Davao del Sur, Davao del Norte, buong Davao region actually po. Nakita ko kung gaano kaganda ang banana industry dyan. At syempre sa ibang bahagi din ng Pilipinas. Kaya naman naabot natin ang achievement na yan. Second largest exporter. Biruin niyo po yan. At syempre may prediction po na tayo ang mangunguna. Isa sa mangunguna talaga. Dapat makuha natin ang number one spot. Kaya naman malaking tulong ang ating live webinar ngayong hapong ito. Talagang exciting talaga ang topic na ito ngayong hapon. Kaya maya-maya lang ay makakasama na natin ang dalawang experts mula sa Agway Chemicals Corporation, gaya na nasabi ko, para magbahagi ng kanilang mga kalaman tungkol sa pagsasaka ng saging. Kaya naman, eto, excited ito mga kaagway natin na talaga namang nakatutok ngayong hapon. Kumustahin natin ang ating mga kaagway. Tingnan ko dito sa ating Facebook Live. Eto na, shout out kay Neil Banaglorioso ng Matalam, North Cotabato. Sir, magandang umaga, ay magandang hapon. Ayan. At syempre, talaga namang nakatutok itong si Ega Reyes of Mati. Ayan. Talaga namang nag-aabang sila ngayong hapon. Ito naman din, mula sa Panabo, Davao del Norte, si Francis Racasa. Sir, maing hapon. Kumusta niya sa Panabo? Gwapo mo kayo mga saging diha. O siyempre, ito rin mula sa Davao City, Arnold Pampilon. Siguro ito si Sir Arnold Pampilon, ang lapad ng farm nito, banana farm nito. Ayan sir, ingat mo kayo dyan. At siyempre, ito din, hindi nagpapahuli,
si Ma'am Chona Salcedo of Maco, Compostela, Bali. Ayan po, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga kagawin natin sa buong Pilipinas na talagang nag-abang at nakatutok ngayon, maghanda lang po kayo dahil ang dami po naming sorpresang inihatid para po sa inyong lahat yan. Kaya patuloy lamang po ang pagtutok. Shout out sa lahat ng mga nakatutok ngayong hapon. Kung hindi man kayo nabanggit, manood lang po kayo. Standby lang po kayo dyan dahil may mga special announcements po kami. Okay, ang dami namin talaga hinihanda. Pati ako na-excite. Ayan, mas exciting ang hapong ito. At syempre, gaya ng nabanggit ko kanina, ayan po, makakasama natin ang ating dalawang experts. Pero bago ko sila ipapakilala, gaya ng sinabi ko, ang dami namin inihandang pa-premyo, exciting surprises para po sa inyong lahat. Para po manalo ng ating pa-premyo na inihanda po ng Agoy sa inyo, ito po, talagang inaabangan ko ito. Bukod sa mga bagong teknolohiya, excited na rin akong ipamigay at ihatid sa inyo ang mga pa-premyo inihanda ng Agoy Chemicals Corporation. Kasi nga, mahal na mahal kayo ng Agoy, hindi pwedeng wala silang regalo ipamimigay sa inyong lahat para sa ating mga maswerteng ka-Agoy na mananalo sa ating sa ating pag-games at pa-raffle. At paano mag-qualify, EJ? Paano nga ba? Simple lamang po, mga ka-Agoy. Ito po, siguraduhin pong masunod ang mga sumusunod. Ayan, masunod ang mga ito. Ito po, una, dapat ay naka-love react po kayong lahat sa ating live webinar ngayong hapon. Hindi po like ha, yan pong puso. Ayan po, pusuan po ninyo ating live webinar ngayong hapon. At syempre, hindi po like button, yung heart button po. Pusuan po ninyo. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na i-share ang ating live webinar gamit ang mga hashtag na hashtag Agoy Chemicals Corporation at ang hashtag We Love Farmers. Ulitin ko, hashtag Agoy Chemicals Corporation at hashtag We Love Farmers. Ayan po, para po maka-join tayo sa ating pa-premyo. Mamaya po ay sasagutin po ang mga katanungan na ibibigay po namin sa inyo. Dapat po masagot ninyo yan sa ating trivia game. Okay? Ang mga sagot po ay magmumula sa ating live webinar, sa ating discussion mamaya at syempre sa mga inihanda naming video presentation. Punong-puno po talaga ang hapong ito. Kaya excited talaga ako na mangyari ang live webinar natin ngayon. At syempre, siguraduhin pong makinig po kayo dahil dun po manggagaling ang mga sagot sa tanong na ibibigay namin sa inyo. At syempre, sa pagsagot po, kailangan po ninyo, again, ito po palagi natin ginagawa, kailangan isulat po ninyo ang inyong pangalan, ang inyong location, ayan, at syempre, ang inyong sagot. Ang pinakaunang magbibigay ng tamang sagot, syempre, siya ang mananalo na ating pa-premyo! Woohoo! Grabe! Ang energetic ko, ano? Punong-puno talaga yung ating hapon. At ito po, syempre, ang inyong mga pwedeng mapanalunang papremyo mula sa Agoy Chemicals Corporation ay ang mga sumusunod. Number 1, 1 liter Regev! Ayan! At syempre, mamimigay din tayo ng 1 liter ng Aliya! Ayan! So, ayan! Nahuli! At syempre, mamimigay din tayo ng 1 gallon of Zoxum! Mas nun ah! At syempre, 1 bag of Vanguard! Ayan! At syempre, maliban dun, ito pa, may tatlong produkto pa. 2 liters of M-Pen! Ayun, at syempre, isang galon ng Techburn! Ayun! At syempre, ito, 1 kilo ng Trip Shield! Ayan! Palakpakan natin na Agoy, grabe. Nanindog akong balahibo. Tumayo po ang balahibo ko. Sa dami po na pa-premyo, ipamimigay po sa inyong lahat. Kaya makinig po kayo sa ating live webinar dahil dapat masagot po ninyo ng sakto at tama yung aming mga tanong na ibibigay sa inyo. Ulitin ko po, kailangan nyo pong isulat. I-remind ko po kayo para hindi po nyo makaligtaan at hindi po kayo ma-disqualify at dapat mag-qualify tayong lahat. Isulat nyo po ang inyong pangalan, full name po, real name niyo, walang alias, kama, ang inyong location, at syempre ang inyong sagot. Gawin po ninyo yan sa ating comment dito sa ating live video ngayong hapon. Ayan, grabe na excited ako, ang haba, ang taas na energy. Ayan, syempre, ready kami para sa inyong lahat. Okay,
Para po yan sa ating trivia, yung mga in-announce kong pa-premyo, para po yan sa ating trivia game, mga ka-agway. Pero bukod sa ating mga pa-premyo para sa ating trivia game, at sa mga produktong ipamimigay namin sa inyo, may iba pang ipamimigay ang Agway sa ating pa-raffle. Di ba? May pa-games na, may pa-raffle pa. Para magkaroon ng raffle entry, ito po, makinig po kayong lahat. Ito po ang ating mechanics. Una, dapat po ay naka-love react kayo sa ating webinar ngayong hapon. Pusuan nyo po. Ayan, pusuan nyo po yung button dyan sa baba na ating video live video ngayong hapon. Ayan po. At syempre, i-share po ninyo ang ating webinar gamit ang hashtag. Yung mga nabanggit ko kanina, gagawin din po natin dito. Hashtag Agway Chemicals Corporation. At syempre, ang hashtag We Love Farmers. Ayan po. At kailangan nyo pong i-comment ang inyong pangalan, comma, ang inyong location, comma, ang inyong contact number, at ang inyong email address. Kung meron po kayong email address, ayan po. Plus, eto po ang pinaka-exciting sa lahat. Ilagay po ninyo kung anong produkto ng Agway ang nagamit ninyo. Kung ano po inyong mga testimonies, inyong comments, o inyong experiences kung paano kayo natulungan gamit ang mga produkto ng Agway Chemicals Corporation sa inyong pagsasaka ng saging. Ayan po. Ulitin ko po, it's from the bottom of your hearts. Ayan po. Dapat po, ganun po para siyempre maramdaman namin yung conviction. Hindi po kailangang paragraph, 1 to 2 lines, okay na po yan. Basta ramdam namin, kita namin na galing sa inyong puso. Ayan po, di ba? Gaya na puso ng saging. Ayan po. So, eto po, the more products na nagamit ninyo, syempre, mas marami kayong maisi-share na experiences and testimonies. Mas marami kayong entries, the more chances of winning. Unlimited po yan. Kung 20 products ng Agway, walang problema. 20 testimonies din. I-explain nyo lang kung paano kayo natulungan ng mga produkto ng Agway Chemicals Corporation. Ayan po. Pero syempre, dahil kailangan ninyo makinig sa ating webinar ngayong hapon, okay lang. Bibigyan po namin kayo ng enough time para magawa po ninyo yan, yung para sa ating paraffle. Siyempre, dapat muna ay mag-focus kayo sa ating live webinar ngayong hapon. Siyempre, mas marami kaming i-share. Dapat marami kayong matututunang kaalaman o teknolohiya sa pagsasaging sa ating live webinar ngayong hapon. We'll give you until, ilang oras ba? 30 minutes? Joke lang. Siyempre, mahal kayo na Agway. Bibigyan po namin kayo ng enough time hanggang alas 9 po ng gabi para mag-submit po ng inyong mga entries. Okay? So, okay na po yan. Ang dami. Simple na po yan. Di ba? Gaya ng Agway, ginagawa nilang simple at mas madali at tama ang lahat ating ginagawa sa ating pagsasaka. Okay? At para ibahagi po ang inyong kwento, ayan po, again, sinasabi ko sa inyo, bibigyan po namin kayo ng saktong oras hanggang alas 9. Huwag po kayong mag-alala. At syempre, pagkatapos niyan, after 9 PM nating deadline cut-off, saka po natin bubunutin nating maswerteng 5 ka-Agway na mananalo ng tenderenen! Eto na! 5 electric sprayer! Ayun po po natin deserto sa Agway Chemicals Corporation! Ang galing ni Agway! Napapapikit ako! Sobrang galante talaga ng Agway po para sa inyong lahat. At syempre, make sure po na i-follow at nasunod po natin lahat ng mechanics na nabanggit ko. Mamaya po, i-explain po yan ulit sa inyo para po syempre ma-remind kayo kung ano mga dapat gawin. Para klaro po tayo at syempre may chance sa kayong lahat na manalo ng ating pa-premium. Inihanda po mula syempre sa inyong kaagapay, Agway Chemicals Corporation. So for now, just sit back, relax, and focus po muna tayo dahil tatawagin ko na, eto na, ipapakilala ko na ang ating mga experts mula sa Agway Chemicals Corporation para magbahagi ng kanilang mga kaalaman ngayong hapon sa ating live webinar. Eto na po, simulan na natin. Sugato na to sa masigabong pakpak. Eto na, ang Agway Chemicals Corporation Plantation Commercial Manager. Kasama natin, Sir Alexander Dingding. At syempre, eto rin, salubungin natin ang masigabong palakpakan. Tagalogo na po na ako. Ang Agway Technical Consultant, ang ever supportive. O grabe, give kayo ni siya og energy basta pag-share sa iyang knowledge. Wala lain, walang iba kundi si Sir Boy Ambrosio Barikit. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong dalawa, sir. Magandang hapon. Sir Alex. Sir Boy. Magandang hapon. Magandang hapon. Maratag ng attendance, no? Sir, ayan, unahin ko si Sir Alex. Sir Alex, kumusta? Anong preparation ang ginawa ninyo? Pero bago yan, syempre, batiin mo muna lahat ng ating mga kaagway na nanonood ngayon.
Salamat, Sir EJ. Binabati ko lahat ng mga tagapagsunod at mga kaagwi natin, lalo na sa mga kasaging. Kung naalala nyo, nung una, kaharap nyo kami doon sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako, kung saan ginaganap namin yung Banana Production Seminar. Gawa nga nung pandemic, so ngayon, ito na yung bagong teknolohiya. Ayun. Mapapanood at masusubaybayan nyo kami sa pamamagitan ng Facebook sa tulong ni Green Bug. Ayan, syempre, ayan po ang Green Bug. Ayan, na talagang nakaalalay din sa atin. Ayan, para po maihatid natin sa ating mga kaagway. Tama ka dyan, Sir Alex, no? Walang imposible basta pag-agway na at Green Bug ang nagsama. Galing mo dun, Sir, ha? Ayan, ayan talaga, di ba? Lahat po nagagawa natin gamit ang mga teknolohiya ngayon, di ba? Nagiging posible ang mga imposible dati. Kaya naman, tama. Gaya na sinabi ko, hindi imposible ang pagtulong basta't kaya at magsasama-sama tayong lahat. Ayan po. Ayan po, Sir Alex, tanong ko lang, anong preparation na ginawa ninyo? Ilang days, research, ganyan? Hindi natulog? 10 taon? 10 taon, ayan. Ay, time news ka naman sa industry, Sir? Opo. More than. Ayan, more than 10 years. Kaya naman talagang maraming kaalaman ang inyong maibabahagi ngayong hapon. Ayan, excited kami dyan, Sir Alex. Ayan, standby ka lang muna dyan. At syempre, eto naman, kumustahin natin. Gaya na sinabi ko noong nakarang webinar natin, live webinar natin, ang Hamis o Pogi. Ayan, na nag-iisang Sir Boy. Sir Boy, kumusta, Sir Boy? Magandang hapon. Okay. Ayan, okay pa sa all right. Ayan, as always, Sir Boy, talagang binibigay mo yung inyong energy para sa ating mga kaagway. Sir Boy, kumusta for the past month na hindi tayo nagsama at eto may live webinar ulit tayo at ibang topic na ibibigay natin? Actually, of course, miss na miss ko kayong lahat, lalo na ang Green Bug. Laking bagay itong ginawa natin. Nagkaroon tayo ng webinar sa iba't ibang crops. Ayun. Sir, ano bang difference ng mangga sa saging? Kumbaga, mas komplikado ba ang management sa saging kaysa sa, I mean, plantation management sa saging kaysa sa mangga? Or, well, they are both high-value crops. Mm-hmm. Ang saging kasi, all year round. Ang mangga, ilang days lang, no? 120 days lang harvest ka na. So hintayin mo naman next cropping season the following year, ganun lang. Itong saging all year round ito. All year round. Yes, they are both high value crops. In terms of technology, pare-pareho, medyo may kahirapan, but ang mangga kasi is highly vulnerable to weather condition. Ito lang may certain window na dapat sana 'yun, walang ulan. But knowing nasa agriculture tayo, hindi natin hawak yung paligid, so pwedeng ulanin, pwedeng wala, so that's it, that's farming. Ayun. Okay, so talagang ano, Sir, ano, talagang dapat sakto at tama yung ating ginagawa sa ating mga pananim, especially itong topic natin ngayon, ang banana plantation guide. Well, itong ating ginawa ngayon na hindi lang ito purely promotion ng produkto, mm-hmm. Mm-hmm. ng agwe. But we are more focused actually on technology. Then just imagine from planting to harvesting. Ito na yung guide. Whole package itong ginawa natin ngayon. Mm-hmm. All right. So excited ako dyan, Sir. Gaya na nabanggit mo, whole package, whole management. Ano-ano kaya ang mga dapat nilang gawin? Excited na ako dyan na malaman din. Siyempre ako, wala ako sa farming, pero mukhang nagkakaroon ako unti-unti ng interest dahil sa ginagawa natin ito. Okay. So, Sir, mamaya isi-share mo yung lahat na yan. Standby ka muna dyan. Balikan ko lang si Sir Alex. Sir Alex? Sir Alex, hello, ayan. Sir. Ayan, Sir. Sir, kumusta? Anong mga dapat abangan na ating mga kaagwing ng hapon? Magbigay ka lang ng mga highlights, Sir. Mga dapat nila abangan. Nabanggit na kanina ni Sir Boy, whole package daw ng management. Sa'yo naman, Sir. Ano yung dapat nila abangan na maisi-share ninyo sa ating mga kaagway? Dapat masolusyonan talaga nila yung problema na sa ngayon ay
nagbibigay sa kanila ng sakit ng ulo, lalong-lalo na yung mga diseases, proper cultural management, at isa pa yung siyempre how to manage sa panahon ng crisis, like mababa yung ano, yung presyo ng saging or maliit ang demand. So, bibigyan natin sila ng mga alternatibo kung ano ang gawin para mag-survive sa hanap buhay na farming. Kasi yung farming, sa totoo lang, kuminsan, may mga failure tayo dyan. So, kailangan may magandang alternative tayong ginagawa palagi. Ayan, dapat may plan B. May plan C. Ayan. Hanggang Z na, sir, no? Hindi lang dapat plan B, hanggang Z na yan. A to Z dapat kaagap. Siyempre, kung may plan B, siyempre, kasama din natin sa ating mga planong yun at alternatibong yun, ang Agway Chemicals Corporation. No? Okay, diba? Tama, segue. Tama. Okay. So, Alex, maraming salamat sa inyong patikim. Ayan, sa inyong teaser. Kung ano mga dapat abangan nating mga ka-Agway. Pero eto mga ka-Agway, isa sa mga layunin ng Agway Chemicals Corporation ang makapagbigay ng kaalaman patungkol sa iba't ibang mga produktong kemikal. Eto ngayon, alamin naman muna natin ang mga usaping yan. Eto, panoorin natin ang video na ito. Insekto, fungi, rodents, virus, nematodes, mga panlupa o pangtubig na halaman. Ang mga ito ang iba't ibang uri ng peste na naninira sa ating mga pananim at pagkain. Para puksain at sugpuin ang mga ito, kailangan natin ng pestisidyo. Ano nga ba itong pestisidyo? Pwedeng isang sangkap o isang produkto o pinaghalong sangkap at produkto na may active ingredient at adjuvant and pesticide formulation. Hindi ito medisina o gamot, mas maaari pa itong tawaging lason o chemical. Masusing pinag-aaralan ang toxicology at environmental safety ng pesticide. Dumadaan ito sa chemical research and patent review na inaabot ng taon, greenhouse and field screening, field trials at registration, saka ibinebenta. May iba't ibang uri ng pesticide. Kabilang dito ang insecticide para sa mga insekto, fungicide para sa mga fungi, bactericide para sa bakterya, herbicide para sa mga damo, nematicide para sa nematodes at rodenticide para sa daga. May klasifikasyon base sa formulation at uri ang mga pestisidyo. Mayroong liquid formulation tulad ng Agritayon 40 EC at Vanguard 420 SC. Meron din namang solid formulation tulad ng Vanguard 80WG at Agricoat MZ80WP. At may mga special formulation din tulad ng bait, aerosol, at fumigants. Napag-uuri din ang pestisidyo base sa taglay nitong toxicity and hazard level. Makikita ang mga ito sa label ng produkto. Suriin din ang lethal dose o LD50 ng mga produkto. Ang mga pesticides na may mababang LD50 values ay mas toxic kaysa pesticides na may high LD50 values. Narito ang major group ng insecticides na may mode of action na contact, stomach, systemic, at fumigant. Ito naman ang major group ng fungicides. Para naman sa herbicide, batay sa mode of action, meron itong contact at systemic. Sa selectivity, meron itong selective at non-selective. Sa time of application, merong pre-plant, post-plant, pre-emergence at post-emergence. Bagamat mahahanap at mabibili ang mga pestisidyo sa daan-daang pamilihan, laging tandaan, merong mga pestisidyong ipinagbabawal ng gamitin
tulad ng chlordane, endrine o dieldrin, DDT, methylparathion, monocrotophos, endosulfan at iba pa. Mapupuksa at masusugpo ng pestisidyo ang problema sa mga sakahan at taniman. Lagi isaisip na ang wastong paggamit ng pestisidyo ang magdadala sa atin ng masaganang ani at produkto. Sa Agway Chemicals Corporation, makakasiguro ka sa kalidad ng mga pestisidyo. Hindi lang katuwang ng mga magsasaka, katuwang rin sa masaganang pamumuhay. Ayun po mga ka-Agway, ayun po ang iba't ibang kaalaman patungkol sa iba't ibang produktong kemikal ng Agway Chemicals Corporation. Grabe, unang sabak pa lang yan ngayong hapong ito. Palakpakan ulit natin ang Agway Chemicals Corporation. Grabe! Ayan, so ngayon since nalaman na natin ng iba't ibang produktong kemikal ng Agway Chemicals Corporation, eto naman, importante rin, syempre ito, importante rin na mapakinggan natin ang wastong paraan sa paggamit na mga produktong Agway. Okay, produkto ng Agway po yan. Alamin naman natin ngayon ang mga paalala at alituntunin para maiwasan ang mga aksidente. Roll VTR! Pestisidyo ang sagot sa mapanirang mga insekto, fungi at kung ano-ano pang peste sa ating sakahan at taniman na nagdudulot ng malaking problema sa pangkabuhayan ng ating mga magsasaka. Kaya naman sa nakalipas na mga taon, pinag-aaralang maigi ang mabisang pesticide para masiguro ang masaganang ani sa sakahan. Kalakip ng mabuting dulot ng mga pesticide sa ating mga pananim, isinasaalang-alang rin ang wastong paggamit ng mga ito para naman sa kaligtasan ng lahat. Sa paggamit ng mga kemikal, may mga sakunang hindi maiiwasan. Kadalasang sanhi ng mga ito ay madaling pagkumpiyansa, pagsisimula ng hindi inaalam ang kumpletong alituntunin, poor housekeeping, hindi pagsunod sa safety procedures, mental distraction sa trabaho, at hindi maayos na paghahanda at pagpaplano. Kaya kailangan ng stewardship o pamamahala sa paggamit ng mga produktong tulad ng pesticides. Layunin nitong ma-maximize ang benefits at ma-minimize ang potential risk. Paano nga ba nagiging mapanganib ang paggamit ng kemikal? Isa riyan ay sa pamamagitan ng kontaminasyon sa ating balat, bibig, ilong, at mata. Narito ang mga mahahalagang bagay na dapat tandaan kapag gumagamit tayo ng pesticide sa sakahan. Una, kailangang physically fit ang applicator o mag-a-apply ng kemikal. Magsuot ng personal protective equipment mula dispensing, mixing, at during application. Gumamit ng measuring cup para masukat ng wasto ang dami ng kemikal na kakailanganin. Sa mixing areas, siguraduhin mayroong washroom at eye wash fountains. Babala, huwag mag-apply ng kahit anong kemikal kapag may sugat. Bawal rin ang paninigarilyo at pagkain habang nag-a-apply ng pestisidyo. Maging ang pag-inom ng alak ay may tsansang magpataas ng toxic effect ng pesticides. Para naman sa personal hygiene, ugaliing maghugas ng kamay at maghilamos gamit ang sabon pagkatapos ng application. Kapag nagkaroon ng skin contact, huwag agarang lagyan ng alcohol-based lotion o rubbing alcohol. Hugasan mo na ito gamit ng tubig at sabon. Ugaliing maligo at magpalit ng damit tuwing pagkatapos ng application. Iwalay rin ang paglalaban ng mga damit na ginamit sa pag-a-apply ng pesticide sa mga karaniwang damit sa bahay.
Iwasan ring maamoy ang singaw mula sa washer o dryer. Sa paghahakot ng pestisidyo, gumamit ng close van vehicle na may separate cab. Laging magdala ng emergency response materials. Tandaan, huwag itabi o ihalo ang pesticide sa mga pagkain o iba pang kagamitang pambahay upang maiwasan ang kontaminasyon. Sa pag-iimbak naman ng pestisidyo, ilagay ang mga hindi pa nabubuksang produkto sa tuyong storage area at siguraduhin lagi itong nakasara. Huwag din itong iimbak malapit sa pagkain at mga gamot. Ang mga warehouse files at documents naman, tulad ng Material Safety Data Sheets o MSDS, ay dapat ring maisaayos upang laging handa sa anumang emergency. Mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang wastong pagtatapon ng pesticide containers. Hugasan muna ang mga ito ng 3 beses bago itapon. Huwag basta-bastang itapon ang mga ito sa drainage canals. Hindi rin reusable ang mga pesticide containers and empty bags. May 3 ligtas na pamamaraan ng pag-dispose ng ating pesticide containers. Sa pamamagitan ng paglibing ng mga ito sa lupa, sa pamamagitan ng pagsunog o incineration, at sa pamamagitan ng pag-recycle bilang garbage bin. Kapag nagkasunog naman, gumamit ng carbon dioxide fire extinguisher at mag-spray ng tubig. Mahalaga ring pag-aralan ang first aid kung nakontamina tayo ng pestisidyo. Narito ang ilan sa mga mararamdaman natin kapag nakontaminate tayo. Laging tandaan ang first aid general guidelines. Maging mahinahon. Ilabas ang affected person sa lugar ng aksidente upang makalanghap ng sariwang hangin. Alisin ang nakontaminang kasuotan nito at paliguan ng tubig at sabon. Kapag nalason ng pestisidyo sa pamamagitan ng paglanghap, bigyan ng oxygen ang pasyente kung nahihirapan ng huminga sa kahumingi ng medical attention. Kapag naman eye contact, agad na hugasan ng tubig ang mga mata sa loob ng 15 minuto. Sumangguni sa espesyalista kung patuloy na makakaramdam ng iritasyon sa mata. Kung nakontamina sa pamamagitan ng skin contact, agad na tanggalin ang mga kasuotan at hugasan ng maigi ang nakontaminang parte ng katawan gamit ang sabon at tubig. Kung aksidenteng nainom ang kemikal, uminom ng maraming tubig. Suriin ang label ng produkto kung kinakailangang maisuka ang kemikal at agad na sumangguni sa ospital. Iwasan ang kontaminasyon at laging mag-ingat sa paggamit ng pestisidyo. Tandaan ang mga dapat gawin bago mag-apply, habang nag-a-apply at pagkatapos mag-apply ng pesticides upang sigurado ang masaganang ani, sigurado ring iwas aksidente. Sa Agway Chemicals Corporation, higit sa pagiging katuwang ng mga magsasaka ay ang kahalagahan ng inyong kaligtasan. Ayun, ayan mga kagwe, ayan, siguradong na-refresh na kayo ha, sa mga iba't ibang produktong kemikal at ang mga kailangan gawin para manatiling ligtas po tayo sa paggamit ng mga produktong ito. Tandaan nyo po yan palagi at kung may gusto pa po kayong balikan, pwede nyo balikan yung ibang videos ng Agway Chemicals Corporation para po magbigay gabay at paalala sa inyong lahat. Para po maiwasan yung mga aksidente, pwede nyo pong bisitahin ang YouTube account ng Agway Chemicals Corporation. Nandun po ang iba't ibang videos na inihanda po namin para po sa inyong lahat. Okay, pero ngayon, since nandito tayo sa ating live webinar patungkol sa Banana Plantation Guide, excited na akong malaman ang lahat ng yon. Marami akong nalaman sa ating huling webinar. Ito naman ngayon, siksik at liglig. Ito, simulan na natin ating live webinar patungkol sa Banana Plantation Guide. Sir Alex at Sir Boy, handa na ba kayo? Handa na!
handang-handa na. Kung sa Bisaya pa, andam na. Kaya naman, ito alam na. Ko, Sir Boy. Sir Boy, alam ko, Sir Boy, may inihanda ka daw. Ano ba yun, Sir Boy? Itong ating presentation, this will cover alos lahat na, no? Starting from land preparation, then up to harvesting, planting, harvesting. Of course, kasama dito yung ano yung narapat na produkto na gamitin appropriate for a certain possible disease or insecto. Ayan, talagang nakagabay ito, sir. Full management ito, sir, mula pag-prepare hanggang sa pag-ani. Tama ba, Sir Boy? Yes. Okay. Kompleto ito lang. Okay, excited na ako makita yan, Sir Boy. At sa lahat nating mga ka-Agway, eto, panoorin po natin ang video na ito. Sa pinakahuling report ng United Nations Food and Agriculture Organization, tinatayang isa sa mangungunang pinakamalaking exporter ng saging sa mga susunod na taon ang Pilipinas. Patuloy na lalawak ang banana production ng ating bansa dahil sa maayos na disease management at pamumuhunan sa yield improvements and area expansion. Nais ng Agway Chemicals Corporation na maisakatuparan ang prediksyong ito para na rin sa ikauunlad ng pamumuhay ng ating mga kasamahan sa banana industry. Sa ating Banana Production Guide webinar ngayong araw, tatalakay natin ang tamang pangangasiwa sa ating sagingan mula land preparation sa paghahanda ng taniman hanggang sa pag-aani. Simula natin sa tamang paghahanda ng lupang pagtatamnan. Ang mainam na field layout ay 2 meters by 2.25 meters by 2.5 meters triangular double row para sa 2,200 plantlets per hectare. Mahalaga rin ang pagsasagawa ng staking para masuportahan ang tanim na saging. Sa paghahanda ng planting materials, siguraduhin may 4 hanggang 6 na dahon ang tissue culture seedlings. Kapag corn naman, piliin ang sword suckers kesa water suckers bilang seedling. Mainam na mag-apply ng pre-planting fertilization bago ilipat tanim ang banana seedling sa lupa. Gumamit ng KU-Mate S100 na may concentrated source of humic acid. Natutulungan itong magkaroon ng lupa ng greater nutrient holding ability, water holding capacity, at readily available carbon food source para sa mga beneficial soil microorganism. Ihalo ang 1-2 sachets ng KU-Mate S100 per bag or 50 kilograms of fertilizer. Para naman sa post-planting fertilization, gumamit ng Surround 95WP para sa sun scald protection. Nare-regulate nito ang temperature ng tanim kaya hindi gaano itong nasusunog ng araw. Mainam rin itong panangga sa insekto. Ihalo ang 1-2 kilograms of Surround 95WP sa drum ng 200 liters of water. Kinakailangan din nating pagtuunan ng pansin ang cultural management tulad ng weeding o pagdadamo. Maaring gamitin ang manual weeding pero mas mainam at makakatipid sa oras, manpower at budget ang paggamit ng herbicide na TechBurn 15SL. Ligtas itong gamitin sa tanim dahil tanging ang parte lamang ng tanim kung saan ito inapply ang maapektuhan. 12 to 16 tablespoon o 120 to 160 ml per tank load or 16 liters of water and dosage ng TechBurn 15SL. Isa pang mabisang non-selective herbicide para sa general weed control sa tanim na saging ang TechWeed 480SL. Ang dosage rin nito ay nasa 12 to 16 tablespoon o 120 to 160 ml per tank load or 16 liters of water. Susunod na alamin natin ay ang wastong pag-apply ng fertilizer sa ating mga sagingan.
Bakit nga ba mahalaga ang fertilizer o abono? Dahil mas napapaganda at napapanatili kasi nito ang kalidad ng lupa upang magkaroon ng sapat na nutrisyon para sa mga tanim. Narito ang suggested fertilizer program habang wala pang soil and leaf analysis para sa ating sagingan. Isang buwan makalipas ang pagtatanim, maglagay ng 50 grams of UNIC 16 per hill. 2 to 3 months after planting, 1.5 bags ng urea plus 1.5 kilo ng K-Humate plus 2 bags ng MOP. 4 months after planting, 1.5 bags ng urea plus 1.5 kilos ng K-Humate. 5 months after planting, 2 bags ng Amusol plus 1.6 bags DAP plus 0.2 bags ng Borax plus 2 bags ng MOP. 6 to 9 months after planting, 2 bags ng Agwe Zinc Sulfate plus 1.5 bags ng urea plus 1.5 kilos ng K-Humate plus 2 bags ng MOP. 10 months after planting, 1.5 bags ng urea plus 1.5 kilos ng K-Humate plus 1.6 bags ng DAP at isang bag ng Agwe Great Calcium 15.5 to 18.5. 11 to 12 months after planting, 2 bags ng Amusol plus 1.6 bags ng DAP plus 2 bags ng MOP. Mag-apply ng lime 2 beses sa isang taon. Depende sa soil analysis. Kada 4 na buwan, mag-apply ng Kesherite 1.5 bags per hectare. Para naman sa foliar fertilizer, gamitin ang Zincmate 500 ml per hectare kada buwan. Mas mahalaga pa rin na magkaroon ng soil laboratory and leaf analysis para mas malaman ang saktong fertilizer rates na kakailanganin ng tanim na saging. Para naman sa ating sucker selection and pruning, mas makakahanap tayo ng malusog na suckers 3 months after planting. Kailangang nasa 2.5 to 3 feet ang taas nito at kukunin lamang ng may buwa ng pagitan. Meron din tayong tinatawag na contemporary removal. Tinatanggal ang mga ito dahil may sarili silang ugat kaya nakikipagkumpetensya sila sa nutrisyon ng tanim. Tanggalin ang mga ito 10 weeks after planting. Dumako naman tayo sa ating pest control operation. Isa sa pinakamalaking hamon sa pagtatanim ng saging ay ang sakit na sigatoka. Malala ang pinsalang dulot nito na maaaring magresulta sa pagbaba ng produksyon. Narito ang ilang palatandaan ng sigatoka infection sa dahon ng saging. Para maiwasan ang sakit na sigatoka at freckle disease, narito ang contact fungicide na mainam na pangontra laban sa mga sakit na ito. Vanguard 80WG. Siguradong walang resistance buildup kahit pang matagalan itong gamitin. Ang application rate nito ay 2.5 kg sa bawat ektarya. Daninil 720SC. Mas pinapatatag at nabibigyan nito ng long residual activity ang mga tanim. Nasa 1.38 to 2 liters per hectare ang application rate nito. Agricot 80WP. May multi-site action. Kaya nakakatiyak kang wala ring resistance buildup sa anumang sakit kahit na pangmatagalan ang paggamit. Ang application rate naman nito ay 2.5 kg per hectare. Para naman sa mga systemic fungicide laban sa sigatoka at freckle disease, meron tayong STK Regeb, ang pinakaunang hybrid fungicide sa merkado. Pinaghalong sangkap ng dalawang mabisang active ingredient sa isang produkto. 300 to 500 ml per hectare ang application rate. Ito ay gawa mula sa bansang Israel. Pyrax 400SC. Nagbibigay ng mabisang preventive action sa pamamagitan ng pagpapabagal ng germ tube growth. Ang application rate nito ay 750 ml per hectare. Divino 250AC. Unique formulation, kaya hindi matapang ang amoy. May pinagsamang lakas ng protective, curative, at eradicant properties. 400 ml per hectare naman ang application rate nito. Zoxum 240SC.
meron itong high retention at mas nanunuot ito sa dahon ng saging kaya pinapatigil nito ang fungal penetration. Ang application rate nito ay nasa 500 ml to 1 liter per hectare. Timorex Gold, isang organic fungicide na hango sa katas ng halamang tea tree o tea tree extract. Mabisang gamitin para sa resistance management laban sa sigatoka. Dahil ito ay organic, ang Timorex Gold ay residue exempted. Ang application rate nito ay 500 ml per hectare. Para maayos na mapangasiwaan ang leaf diseases ng saging, kailangang magkaroon ng good sanitation, good drainage, regular cycle of leaf pruning at fungicide spraying. Kung gamit mo naman ay manual spraying, laging siguraduhin na tatamaan ng unang tatlong dahon ng saging mula sa candle leaf. Meron din tayong recommended intervals o cycles sa pag-apply ng fungicide. 5 to 7 days para sa contact fungicide. Samantalang 8 to 10 days naman kapag systemic fungicide. Meron naman tayong tinatawag na pseudo stem spray laban sa aphids, mealybugs at scale insects na namimeste sa ating sagingan. Narito ang mainam na insecticide products mula sa Agway na kayang labanan ang mga ito. Vessel 40 EC. Nagbibigay ng long residual activity sa tanim kaya mas mahaba ang proteksyon. Nasa 1.6 to 2 ml per liter o 25 to 32 ml per tank load ang dosage nito. Strength 40 SP. May quick knockdown effect kaya epektibong pangontrol sa mga peste. Ligtas pang gamitin sa pagkain at sa paligid. Ang dosage nito ay 2 grams per liter o 32 grams per tank load. Agritayon 40 EC. Mabilis na nanunuot sa plant tissue, kaya nagiging toxic ang tanim sa sacking and rasping insects. 3 ml per liter o 48 ml per tank load naman ang dosage nito. Emped. Isang organic insecticide na mabisang alternatibo sa synthetic and conventional crop protection products. Mainam ito sa fruit crops tulad ng saging dahil kaunti ang chemical residual load. Ang dosage nito ay 320 ml per tank load. Thrip Shield 20 SP. Merong dalawang magkaibang mode of action kaya less resistant ito sa mga insekto. Ang dosage nito kapag cocktail ay 160 to 200 grams per drum or 200 liters of water. Para sa maayos na mat and pseudo stem spraying, kailangang magkaroon ng good sanitation, regular cycle of weed control operation, regular monitoring of pest incidents, at integrated pest management approach. Dumako naman tayo sa fruit care. Meron tayong dalawang pamamaraan ng pag-aalaga ng mga bunga sa pamamagitan ng bud injection at bunch spraying. Ang karaniwang insekto na tinatarget ng bud injection ay flower thrips. Mainam din itong paraan para sa sakit na wetting, corky scab at blotching. Ang insecticides na maaaring gamitin sa bud injection ay AgriGuard 1.8 EC, 2 to 3 ml per liter of water, Strength 40 SP, 2 grams per liter of water, at Mainman, 1.4 to 1.8 grams per liter of water. Sa bunch spraying naman, tinatarget nito ang mga insektong mealybugs, scale insects at fruit fly. Mainam din ito sa sakit na diamond fruit spot. Sa pagbabunch spray, kailangan ng good sanitation, right timing of insecticide and fungicide spraying, at bagging of fruits. Para sa application timing ng bunch spraying, sa first application, 1 to 3 hands ang exposed. Sa ikatlong application naman, kailangang exposed lahat ng bago ang bagging. Mahalaga ang bunch spraying para maiwasan ang pagdapo ng sakit sa bunga ng saging at upang masigurong maganda ang kalidad nito hanggang sa pag-ani. Ang mabisang fungicide para sa bunch spraying ay Archer M70. 0.7 to 1 gram per liter of water at Zimcoat 500 SC.
1 ml per liter of water. 150 to 200 ml ang rate para sa volume or mixed solution per bunch. Para naman sa mabisang insecticide na maaaring gamitin sa bunch spraying, Aliyah 247ZC. At bilang biopesticide, gamitin ang MPED, 20 ml per liter of water. Ang ating tanim na saging ay tinatamaan ng iba't ibang sakit. Ang karaniwan sa mga ito ay ang vascular disease tulad ng bunchy top at bacterial wilt at ang emerging disease problem na Panama disease. Para maayos na maprotektahan ang ating sagingan sa bunchy top, ugaliing magkaroon ng early detection, field sanitation, insecticide application at eradication. Mabisang gamitin ang Tecwid 480SL sa pagsugpo ng sakit na bunchy top. Gamitin ito sa stick upang maging glyphosate impregnated at ilagay sa gitna ng banana stump. Pagdating naman sa sakit na bacterial wilt, meron tayong tatlong method. Una, ang no burning method. Putulin ang infected mat at ilagay ito sa bag. I-ball out ang stump at ilagay rin sa parehong bag. Buhusan ng 5-liter solution of disinfectant ang affected base. Pangalawa, ang chemical fumigation method. Tulad ng no burning method, putulin din ang infected mat at i-ball out ang stump. Pagkatapos ay ilagay ang mga ito sa bag. Bungkalin ang affected area sa lalim na 2 feet. Buhusan ng soil fumigant. Pagkatapos ay lagyan ng tubig at takpan ng plastic sheet. Pangatlo, ang burning method. Putulin ang infected mat. Ilagay ang tinadtad na sanga sa ibabaw ng 15 to 25 sacks of rice hull at saka sunugin. Para naman sa pagpuksa ng Panama disease, mainam na sunugin ang affected mat gamit ang rice hull o tuyong sanga ng kawayan. Mabisang disinfectants ang benzosuknong chloride, 40 to 60 ml per liter of water, at benzalkonium chloride, 40 to 60 ml din per liter of water. At ang panghuli, ang panahon ng ani. Tandaan, ang pag-aani ng prutas ay nakabase sa edad at caliper size nito. Halimbawa, ang lakatan ay maaari nang anihin ng 14 to 16 weeks after shooting. Maingat at huwag lubusin ang pagputol ng pseudostem. Hayaan itong mahulog ng dahan-dahan. At higit sa lahat, dapat nating tandaan na sa panahon ngayon ng pandemya, nararapat din na magkaroon din tayo ng quarantine measures upang masiguro ang ating kaligtasan. Maglagay ng footwear bats sa entrance and exit points. Palitan ang disinfection solution ng footwear bats kada 3 araw. Ayan mga kaagway, nasiguro na natin ang masaganang produksyon ng ating saging. Tiyak pa ang ating kapakanan! Katuwang nyo kami sa Agway Chemicals Corporation sa anumang hamon at tagumpay sa sakahan. There you have it mga kaagway! Ayun po, napanood na natin ang iba't ibang video presentation na inihanda po ng Agway para po sa inyong lahat. Kanina napanood natin ang iba't ibang kaalaman ng iba't ibang produktong chemical gamit ang Agway products. Ayan po. At syempre, binigay din po namin ang iba't ibang safety tips para makaiwas sa anumang aksidente sa ating pagsasaka. Ayan po. Dapat po nating tandaan yung mga bagay na yon para safe po tayong lahat sa ating pagsasaka. At syempre, itong huling video na pinanood natin, napanood po nating lahat, ay ang full management po ng ating banana plantation mula preparation hanggang sa pag-ani. Ayan po. Inihanda po namin yan para sa inyong lahat mga ka-agwi. Kaya palapakan natin ang Agway Chemicals Corporation! Ayan. At habang nanonood po ako, habang pinapanood po natin ating huling video presentation, inuulan na po tayo ng mga tanong mula sa ating mga ka-agwi na nanonood na ating live webinar ngayong hapon. Ayan, nakikita ko ngayon sa ating feed. Ayan po. Kaya naman, eto,
hindi ko sila masagot isa-isa, kaya kailangan ko na ng tulong ng ating mga experts na kasama natin ngayong hapon. Kaya balik na natin si Sir Alec at si Sir Boy. Ayan, Sir Alec, Sir Boy, ready na ba kayong sagutin yung kanilang mga katanungan? Ready na! Ready na! Ayan, ready na! Kaya eto na, simulan na natin, Sir Boy, sa ating unang tanong. At Sir Alec, eto na ating unang tanong. Hanapin ko lang dahil nagkapatong-patong na po. Ano? Maraming salamat po. Overwhelming po inyong response sa ating live webinar ngayong hapon. Kaya eto, ang ating unang tanong. Sagutin natin ang tanong mula kay Ma'am Jean Bangay. Mula sa Kapatagan, Digos City. Ayan. Ito ang kanyang tanong. Bakit tinatawag na hybrid fungicide ang Regev? Ayan. Sino ba ang sasagot dito, Sir Boy, sa Alex? Sino sa inyong dalawa? Sabi ko, basta hirap kay Alex. Madali sa akin. So, akin ito. Ayan. Sige, sir. Madali lang pass yan. Pass the ball. Pass the ball, sir. Pass the ball. Bakit hybrid fungicide, tinatawag hybrid fungicide ang Regev? Kasi it's a mixture of botanical, which is organic fungicide, and chemical fungicide. Kaya naging hybrid. Ayun. At syempre, next week, sir, ayan, may dapat abangan yung ating mga kaagway. Pero syempre, mamaya yung special announcement natin na yan, connected dito sa Regev. Okay? Ayan, Sir Boy, maraming salamat. Ayan po, Ma'am Jean Bangay of Kapatagan, Digo City. Sana po ay nasagot namin. Pero dapat po, next week, Ma'am Jean, sinasabi ko sa iyo, dapat sumama ka rin sa ating live webinar ulit next week. Okay? Ma'am Gina, ingat ka dyan. Ingat ka dyan. At syempre, patuloy ang paggamit ng mga produkto ng Agway. Okay? Maraming salamat ulit, Ma'am Jean Bangay of Kapatagan, Digo City. At sa lahat ng mga taga-Kapatagan, ingat po kayong lahat dyan. Okay? Ayun. At syempre, ito naman na ating pangalawang tanong. Hanapin ko na. Maghanap tayo dito sa comment box. Ayan. Ito naman. Teka, ito. Mukhang interested ako dito. Ang ating next na tanong ay mula kay Sir Oriel Olasiman ng, eto, lumayo tayo konti, Bukidnon. Ayan, galing siya sa Sigundanon, Bukidnon. Ayan, Sir Oriel Olasiman, nagtanong siya, ano ang active ingredients ng MPED? Ayan, sinong sasagot dito? Malamang ito ay, sige, sumagot si Sir Boy kanina. Okay, pasa natin ulit ang bola kay Sir Alex. Ayan, Sir Alex. Ano daw ang active ingredients ng MPED? Sabi ni Sir Oriel Olasiman ng Sigundanon, Bukidnon. Ayan, sir. Hello, Alex. Sir, kumusta? Kumusta na po ang pagsasaging natin dyan sa Bukidnon? Ang active ingredients po ng ating MPED, ito po ay potassium salts or fatty acids. In short, ito ay hybrid form po ng sabon. So, organic po yan, no? Certified organic na product. Yun po. Ayun. Ayan. Sir, tanong ko lang, MPED o MPED? Problema sa mga dila sa Bisaya, no? Kahit iba. British accent, MPED. MPED. Ayan, MPED. Okay. Kinig yung mga Bisaya, dili lang dila ang dila. Tanan, gahi, gahi. Dila, gahi, food sa sakatan. Advantage yung gahi o dila, DJ, EJ. Oo, wala. Ayan, pero dapat gahit punta sa sakahan, sir. Okay. So sakto ning pangutana ni Sir Oriel Olasiman nga gahit pud ni sa iyang sagingan. Ayan. Oh, Sir Oriel. Sana po ay nasagot yung inyong katanungan. Ayan, syempre sinagot po 'yan ng ating kasama ngayon na si Sir Alex. Ayan po, ingat po kayo diyan sa lahat ng mga taga-Bukidnon. Okay? Let's proceed sa ating mga tanong. Ating patong tanong, ayan, maghanap tayo ulit dito sa ating comment box. Ayan, keep questions coming. Diba? Tuloy nyo lang po. Ayan, magtagalog ta. Kailisan kayo, masunggot ha. Okay, ituloy nyo lang po. Magtanong lang po kayo, mag-send lang kayo ng tanong sa ating comment box dito ngayon sa ating live webinar ngayon. Ayan po, dahil po lahat po, in case po ha, na hindi namin masagot at mapili yung tanong ninyo ngayon sa ating live webinar, huwag po kayong mag-alala dahil sasagutin po yan na ating mga Agway Technical Team. Ayan po. Kaya importanteng maglagay po kayo ng inyong pangalan at ang inyong lugar kung nasaan man kayo nanggaling. Dahil babalikan po kayo na ating mga Agway Technical Team na nakabase po sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ayan, ganyan katindi ang Agway Chemicals Corporation. Kaya palakpakan. Ayan, nakaredy po ang Agway Technical Team para po sa inyong lahat. Okay, let's proceed sa ating pangatlong tanong. Ito, pipiliin natin mula sa Lambayong Sultan Kudarat.
galing kay Titing Magdua. Ang kanyang tanong ay, eto, pwede po bang haluan ng ibang systemic at foliar ang Vanguard? Ayan. Eto malamang sino sasagot, Sir Boy? Yes. Ayan, Sir. Ang tanong ni Sir Titing, sabi niya, pwede po bang haluan ng ibang systemic at foliar ang Vanguard? Sabi? Hey, hello, Mr. Titing. Kumusta ka dyan? So, ang Vanguard, pwedeng haluan. Yes, pwedeng haluan. But still, i-suggest namin, you have to test first yung tinatawag nating stability test, no, para sigurado talaga. Kasi may chance na magkakaroon ng separation during mixing. So, mabuti na yung dumaan sa stability test. But kung ang tanong ay pupwede, yes, pupwede. Mm-hmm. Pero yung stability test na sinasabi, sir, may guide naman po kayo doon. Ano, di, madali yan kasi pwedeng gamitin yung baso eh. Ilagay na yung product, sample, tapos i-steer, no? Mabilisan yung pagkutaw. Ganun lang. Then observation after 30 minutes kung merong separation o wala. Then po pwede na siya. Madali lang yan actually. Alam na ng mga bananero yan kung paano gawin. Ayun. Ayun. O at least, Sir Titing, ano, may added knowledge pa. May konting in-share pa si Sir Boy. Maliban dun sa tanong ninyo, kung pwede po bang haluan ng ibang systemic at foliar ang Vanguard. Sabi niya, pwede. Ayan. Okay, so sana Sir Titing na nasagot ng maayos. At syempre, maging gabay ito sa inyong pagsasaka, sa inyong sagingan dyan sa Lambayong Sultan Kudarat. Maraming salamat Sir Titing sa inyong tanong. Ngayon naman, let's proceed sa ating next question. Ito naman ay galing sa Magpet, North Cotabato. Ito, mukhang taga doon lahat, ha, no? Nagagaling ngayon. Maraming nanonood ngayon sa mga taga North. Ayan, ang tanong ni Sir Jing Tolentino, si Sir or Ma'am, basta po, galing kay Jing Tolentino, sabi niya, ano po ang mode of action ng Zoxum? Ayan, kanino po ba to? Sino sasagot, Sir Alex or Boy? Pass the ball. Sir Boy, Sir kasi Boy. Madali lang yan eh. Kasi mahirap, Sir, sa iyo ang bola, no? Hey, hello, okay. Hello, Miss. Hello, Sir or Ma'am. Kumusta ka dyan? Jing okay. Tolentino. Ayan. Sir. Jing. Jing kasi sa amin is ayun. Yung minsan babae o lalaki. Babae. Okay. Mode of action ng Zoxum ay penetrant siya. Pero kung tanongin niyo yung mechanism of action, para bang yung sa cell, no? Nuclear cell division is prevented by binding to the subunit tubulin. Ginugulo lang ang cell division yan. Parang walang mangyaring cell division. Yun ang mechanism of action niya. Pero kung mode of action, penetrant siya. Penetrant. Alright. Ayan, so malamang alam na yan ni ngayon at least alam na ni Jing Tolentino, ni Sir Jing ng Magpet North Cotabato. So, ano yun ulit, Sir Boy? Penetrant siya, no? Penetrant. Ayan. Okay. Maraming salamat, Sir Jing Tolentino of Magpet North Cotabato. Ingat po kayo dyan. At patuloy lamang po ang pagsuporta sa mga produkto at paggamit ng mga produkto ng Agway Chemicals Corporation. Okay, let's proceed sa ating panglimang tanong. Maghanap tayo ulit dito sa ating comment box. Eto na, kung kanina galing sa North Cotabato, eto naman ngayon galing sa Mako Combal Province. Mako Combal, as far as I know, ang Combal ay ano na to ngayon, no? Davao de Oro. Davao de Oro. Davao de Oro na, Mako Davao de Oro. Okay? So ngayon ang tanong na yan ay ang next na tanong natin ay kay galing kay Junar Cole. Cole or Cole? So siya la. Junar Cole. 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 Okay, Cole. Okay, Cole Mangod. Ayan, salamat Sir Junar sa imong pagtan-aw. Gusto na ng mga taga Combal, Davao de Oro, I mean. Okay, ang kanyang tanong ay, ang KU-Mate S100 ba ay fertilizer? Ayan. So, sino ang sasagot dito? Mukhang pupunta to ang bola kay Sir Boy. Sir Boy? Bola, pass the ball. KU-Mate is not a fertilizer. It's mainly a soil conditioner. Ganun lang siya. Soil conditioner. Soil conditioner. Okay.
Ayun po, Sir Jonar, nasagot na ni Sir Boy ang iyong tanong. Ayan. So, soil conditioner po ang KU-Mate S100. Alright. Maraming salamat ulit sa mga taga-Maco, sa mga taga-Davao de Oro. Maraming salamat. At ating next question, hanap tayo ulit. From Davao de Oro, pumunta tayo. Tawid tayo ng Davao del Norte. Ito, galing sa Santo Tomas. Akong yutang natauhan. Ang tanong ay galing kay Sir Rec Canyedo. Ang tanong niya, makakatulong po ba ang KU-Mate sa fusarium or fusarium? Paano po ito i-apply kung fusarium ang problema? Fusarium, sir? Fusarium. Okay, fusarium. 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 Piolo. Piolo. Palapakan, sir. Kabalog ka, sir. Basta mga taong pugi, sir, no? Kay mga ka-level na to sir, ba? Sige, sir. So, fusarium. Okay, sabon ako. Ulitin ko po para sa lahat. Para klaro. Okay, ang tanong na to ay galing kay Sir Rec Canyedo of Santo Tomas, Davao del Norte. Ang tanong niya, makakatulong po ba ang KU-Mate S KU-Mate sa fusarium? Paano po ito i-apply kung fusarium ang problema? Okay, sino pong sasagot? Pass the ball. Sir Boy, Sir Alex? Ako na. Okay. Lingi ko sa pikas ba? Puro madali lang ang tanong eh. Kaya na yan. Sir Boy. Sabing, ang sabi ng mga eksperto sa ngayon, ang lupa natin this time, hindi na balanse. No? Bigyan ko lang ng kunting intro para maintindihan bakit kailangan yung KU-Mate. Hindi na balanse ang lupa natin. So, bali nawawala na yung good microorganism or mga beneficial microorganism. Ang naiwan lang yung mga bad. Well, in reality, madaling mawala talaga yung mga good kahit sa tao. Kaya mag-ingat ka, EJ. Huwag ka masyadong mapakabait. Okay. So, ang KU-Mate kasi ay nakakatulong ito pabalikin uli, no? Invite back yung mga good microorganism. Sa anong paraan? Isang component ng KU-Mate ay carbon. Itong carbon kasi, itong gawing pagkain ng mga beneficial microorganism. Bali pagkain ito. So paglagay mo, parang i-invite mo din sila sa kainan, no? So by that, maibalik uli yung balanse ng ating lupa. Kasi nangyari ngayon, naglabasa na yung mga sakit sa lupa. Kasama dyan yung fusarium. Ito hindi ko sinabi but some expert, sinasabi nila ito, ganito talaga yung sitwasyon ng lupa ngayon. Na wala na yung, walang balanse. Alam natin kung walang balanse na, meron talagang effect, no? Negative effect yan. So kaya naglabasan yung mga sakit ngayon sa lupa. So ang paraan nito paggamit ay soil drenching. Ang ginawa ngayon, although iba-ibang company, iba-ibang practice, but ang suggestion lang namin ito is 10 grams lang na KU-Mate, ihalo sa 1 litrong tubig, tunawin, then i-drenching sa puno ng saging. Half mo, no? Yung sa sakir lang, yung paluwer. Mag-interval tayo ng 15 days. O pwede na yun. At least makakatulong na siya. Yung iba, hinahaluan ng fungicide. Na siguro to some extent makatulong din. But kasi dito pinag-usapan natin lang is KU-Mate. So, ganun lang ang aming ginawa, no? Soil drenching. But hayaan ninyo, meron kami mga ongoing test ngayon na produkto for fusarium or Panama disease. Nasa kalagitnaan na, no? Hindi lang sana nag-pandemic, baka tapos na yung trial. It's a promising product. Hayaan ninyo, ilalance din namin yan later on kung tapos na tayo. Then i-restore natin sa EPA. Ayun, may pa-good news pa si Sir Boy, ano? So ayan, may, at least may patikim na sinabi may, si Sir Boy na may inihanda. Yes, Sir Alex. May upcoming products na inihanda ang Agway po para makatulong, dagdag tulong po sa lahat na ating mga magsasaka. Ayan, maraming salamat, Sir Boy! Grabe! Ano-ano, yung tanong, tapos sinagot, may good news pa. Ang galing talaga ng Agway. Ayan,
So Sir Rick Caniedo of Santo Tomas Davao del Norte, ingat po kayo dyan. Sana'y nakatulong po ang mga sinagot at sinabi ni Sir Boy po para sa inyong katanungan. Okay, so ngayon, let's proceed sa ating pampitong tanong. Hanap tayo ulit sa ating comment box. Salamat po sa lahat ng mga ating live viewers, sa ating mga kaagway na nanonood sa ating live webinar ngayong hapon. Saludo po ako sa inyong pagsama at pagsuporta. Ayan po, talagang indikasyon po yan na talagang interesado kayong mag-level up sa inyong pagsasaka. Ayan po. So, let's proceed sa ating next question, number 7. Ang tanong, okay, magpasyudad ta. Punta tayo sa city mula sa Del Norte, punta tayo sa Davao City. Ang tanong galing kay Sir Alex Tamores. Ang tanong niya, ang trip shield po ba ay systemic insecticide? Ang trip shield po ba ay systemic insecticide? Okay. Sino ang sasagot? Medyo madali ito. Si Alex na mahirap. Sir Alex, okay. Kaya puro rest si Sir Boy, no? Okay, Sir Alex, it's your time to shine. Pass the ball. Sir Boy, ikaw na. Magpasahay ka na iba, no? Basketball. Okay. Actually, a trip shield ay hindi ito systemic, but it's a contact stomach lang. Okay. This is systemic. Contact stomach. Contact, sir, or contract? Contact. Contact, okay. Ang ibig sabihin ng contact, AJ, just a little background. Ano yung party ng katawan ng insekto na matamaan niya, pwede na siyang mamatay? Ayun. Ah, kaya tinawag siyang contact. Ano yun, sir? Contact, stomach. Contact. Contact and stomach. Okay. Ngayon. Ang galing. Ayan po. So, yun po, Sir Alex Tamores of Davao City, yun po ang trip shield. Ayan. So, ngayon, maraming salamat siyempre sa mga taga Davao City. Ayan, masigasig din po ating mga taga Davao, especially dyan sa may bandang, saan ba yung marami ding banana plantation, dito sa may part ng lugar ba yung ano, yung Lapanday? Mandug. Basta dyan. Mandug, ayun. Ayun, sa party po dyan sa lugar ng Mandug. Ayan, marami din pong banana plantation dyan. Okay. Wala na ngayon. Ah, wala na ba? Subdivision na. Dugay-dugay. Uy, ka na dito. Ang tagal ko na hindi nakawin ng Davao. Namiss ko na yung Davao City. Wala na saging, subdivision na. Ah, okay. So yun, yun lang yung medyo nakakalungkot ano sa pag-develop ng ating part ng pag-asenso, syempre nasa sacrifice din yung ating tawag nito agriculture industry. Pero anyhow, may mga ibang lugar naman na booming ang banana industry. So, yun. Magandang bagay ito na ginagawa ng Agway na talaga namang masigasig na nagpo-promote. Ayan, ang galing na Agway. Segway. So, ayun. Nakapitong tanong na tayo, okay, sa ating mga live viewers, sa ating mga ka-Agway na nanonood ngayon. Ayan po, anong lang po kayo ng tanong, uulitin ko. Kung hindi man po mapili yung tanong ninyo ngayon sa ating live webinar na sagutin nila Sir Alex at Sir Boy, itanong nyo pa rin po yan. Again, may nakasuporta po tayo, nakabantay na mga Agway Technical Team para po kayo ay alalayan at i-assist sa inyong mga tanong. Ayan po, kung saan man kayong sulok ng Pilipinas, meron pong Agway Technical Team na nakahandang sumagot sa inyong mga katanungan. Kaya po, dapat po naka-indicate ang inyong pangalan at ang inyong lugar kung saan man kayo galing. Okay, so ngayon, let's proceed sa ating pangwalong tanong. Eto, mula naman sa... Eto, pili tayo. Mula sa Banay, Davao Oriental. Ayan. So, kapangalan, halos ka-rhyme sila sa banana, no? Banana, Banay. Okay. Mula sa Banay, Davao Oriental, kay Sir Prince Frisco Chavez. Ayan, Sir Frisco, salamat sa pagtutok. Ang tanong niya, ano ang mechanism of action ng MPED? Ito ay sasagutin ni... Alex Wall. Ayan. Sir Alex, ikaw na. Ikaw na sumagot. Ako na lang po, para baka pahinga si Sir Boy. So ganito yan, ganito ang sagot po niyan.
May ipapakita po akong screen para ma-explain ko ng maayos. Ayun, mas maganda. Mas maganda yan, Sir Alex. Ayan. Talagang preparado si Sir Alex. Ano, eto. May ipapakita po siya sa ating lahat. Ayan, Sir Pisco. Eto po. Talagang naghanda. Nakahanda si Sir Alex. Eto na, eto na. Okay. Ito po yung mode of action ng impid. Kung paano niya kontrolin yung peste. Ang mode of action, ang... Ayan. Ayan. Sir Alex, para po mas klaro, ayan, ipakita po. May, pwede po kayong mag-share screen. Ayan, para mas makita ng ating mga kaagway. At syempre, yung ating kaagway na nagtanong, si Sir Fisco. Ayan. Share screen. Ayan po. Share screen. Importanteng ma-share natin ang ating kaalaman. Ayan. Wala pong problema, Sir Alex. Take your time. At sa lahat po ng ating mga kaagway, habang nagpiprepare po si Sir Alex, ano, ng kanyang isi-share sa screen. Ayan po. Sa ayan lahat na po ng ating mga... Ayan. So, ito na. Nakaready na. Okay. Ayan, Sir Alex. Take it away. So, bilang potassium salt o fatty acid po ang active ingredients ng ano ng impid, ang trabaho po niya ay ganito. I-penetrate po niya yung insect body at i-disrupt po yung cell membrane, kaya ma-damage at ma-dehydrate yung insekto. Pangalawa po, ano siya? Act as IGR, interfering with cellular metabolism, result in disruption of or metamorphosis. So, yung kuan, yung naalala nyo yung kuan, yung panit ng kuan, yung hard na panit ng insekto, yung balat. So, hindi po siya magkakaroon ng balat. Kaya, mamamatay siya. Then, yung pangtatlo, i-block po niya yung, ano, yung breathing force. Kaya, hindi siya makahinga. Yung sabon, yung lahat ng mga content na tatama doon sa buko-buko or sa likod ng insekto, magiging black siya ng kwan, ng butas. So kaya, masuffocate yung insekto. Then of course, walang production ng ano, ATP. Kaya patay yung cells ng insekto. Yun lang. Ganun ka, ano, ka-effective yung product natin na impid with regards to sa pag-control ng mga insekto. Sir Boy, may dagdag ka pa ba? Yun, galing. In short, ito'y mamatay siya in natural death. Yeah, natural death. Natural death. In short, para bang suffocation and asphyxiation. Mm-hmm. Ganun. Ayun. Alright, Pero Sir Boy, Sir Alex, hindi naman din masusuffocate ang ating farmer sa paggamit nito, ano? Baka pati siya madamay, no? Naman. Para sa insekto lang po ito. Para sa insekto lang, ayun, at least na klaro. Para po sa insekto 'yon. Okay, so talagang effective itong si Empen. Ayan. So, maraming salamat Sir Alex sa inyong presentation. Talagang may presentation na inihanda siya, no? Ayan, at syempre sa added knowledge din na binigay ni Sir Boy. Okay. Ayan po kay Sir Fresco Chavez. Maraming salamat sa lahat ng mga taga-Banay-Banay Davao Oriental. Okay, next question. Hanap tayo. Ito na. Pangsam na po tayo. Galing naman sa Kiblawan, Davao del Sur. Galing kay Ma'am Cassandra Jones. Ayan. Sabi niya, anong ibig sabihin ng ZC ng inyong Aliya at ano ang advantage nito kumpara sa ibang formulation? Ayan. So, ang sasagot nito ay, pass the ball. Sir Boy. Sir Boy, whoop! Salo, sir. Si. Hello, ma'am. Good afternoon. Cassandra, Sir okay. Boy. CC means cyan concentrate. It's a mixture of suspension concentrate. Ito yung klaseng isang formulation and capsule solution. Formulation din ito. So, minimix yung dalawa, naging cyan concentrate. Mm-hmm. Sa ngayon, kukunti pa lang product na nagkakaroon ng Zion concentrate. I think kami pa lang o pangalawa kami, no? Then ang advantage nito with this kind of formulation, it reduces
foul odor. Normally, ang insecticide kasi mabaho. Mabaho yan. But ito, it reduces foul odor. Then, na-extend din ang biological activity ng produkto. Once it is applied sa crop, of course, ma-extend pa rin because of this kind of formulation. High plus point. Ano ba itong plus point? Kung mataas ang plus point, ibig sabihin hindi madali, sabihin na natin, masunog yung product. So, kasi tubig siya. High plus point. Pang-apat, resistance to UV, ultraviolet rays degradation. Kasi pag na-apply mo yan, expose na yung chemical mo sa UV rays, no? Ito ay nakatulong din dahil cyan concentrated siya, so at least na preserve niya yung integrity ng produkto. Okay, ganun lang. Ayun. Grabe, ano? Ang dami mong na-share ngayon, sir. Talagang expert ka talaga pagdating sa field na to. Ayan po, Ma'am Cassandra Jones ng Kiblawan, Davao del Sur. Ayan po, nasagot na ni Sir Boy ang iyong katanungan, yung ZC, Zion Concentrate. Ayan. Okay, syempre maraming advantages ang paggamit nitong Aaliyah. At sabi nga ni Sir Boy, pangalawa pa lang sila sa gumagamit nitong formula na ito. Alright. So, yun. Maraming salamat ulit kay Ma'am Cassandra at sa lahat ng mga taga-Kiblawan. Okay, we're down to our last question na to. Pang-sampo. Then medyo mahaba na po. Ulitin ko po sa lahat ng mga gusto pang itanong, magtanong lang po kayo dahil sasagutin ba at babalikan po kayo ng ating Agway Technical Team. Ayan, don't forget to indicate your name and your location. Okay? Ating last question for today's live webinar mula sa Igpit, Digo City. Ayan po, galing ito kay, eto anong pangalan niya, kay Sir Manny Adolfo. Ayan, ang tanong niya, ano ang mechanism of action ng Tecburn 15SL? Ayan, ang tanong na ito ay sasagutin ni Sir Boy. Ako na pumili. Sir Boy, okay. Go, Sir Boy. Ang mechanism of action ng tick-borne or glufosinate ammonium, inhibit niya yung glutamine synthesis, no, sa tanim. Ano itong glutamine? Ito yung nag-control ng nitrogen, no? Yung pumapasok na nitrogen na sa tanim o sa crop. Kung na-inhibit niya yung synthesis, yung production, this will result to an increase of nitrogen. And in turn, it's accumulation of ammonia. Pag maraming ammonia ang tanim, ang ammonia kasi is very toxic to plant. By then, this will result to eventual death of your plant, of your crop. Ganun ang mechanism of action ng tick burn. Ayun po, Sir Manny Adolfo. Ayan po, klaro po ba? Ayan po, nasagot na po ni Sir Boy yung tanong. Yun po ang mechanism of action ng Tecburn 15SL. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Boy, ha? Ayan, dami niyo po talagang alam. Ayan po, yun po ang ating 10 questions ngayong araw sa ating live webinar. Pero again, ulitin ko, huwag po kayong mag-alala. Kung hindi man namin napili yung inyong tanong sa ating live webinar ngayon, tanong pa rin po kayo, send pa rin po kayo dyan sa ating comment box dahil iisa-isa po yan ng ating Agway Technical Team sa saan mang sulok ng Pilipinas may nakahanda pong mag-assist sa inyong mga katanungan. I-indicate nyo lang po ang inyong name, ang inyong location. Huwag po kayong mahiya. Ayan, handa pong tumulong ang Agway para sa inyong lahat. Sa 10 napili namin na nagbigay ng tanong, maraming salamat po. Sana po next na webinar natin, gusto kong marinig ang mga taga Visayas at ang mga taga Luzon. Ayan, dahil puro taga Mindanao yung mga narinig ko eh. Nung nakaraang webinar natin, may mga taga Pangasinan. Ayan, active yung mga taga Luzon. Medyo tahimik sila ngayon na. Walang saging sa Luzon eh. Ay, wala bang saging sa Luzon, yes, sir? Ah, kaya pala. So, that time, mangga kasi. Okay, so hindi ko alam na may specific places lang pala. So wala sa Luzon, sir. Iklaro natin. Wala sa Luzon. Mayroon siya ng bakunti-kunti native variety, Lakatan. Pero kunti lang. Pero wala yung mga pang-export, sir. Ano? Wala yung Cavendish. Ayan. Kaya pala, mostly ay ang mga tanong natin galing dito sa southern part ng Mindanao. Ayan. Kaya naman pala. So that answers my
question kung bakit sabi ko parang wala akong narinig at habang nag-i-scroll kasi ako, Sir Boy, hinahanap ko, gusto kong marinig yung mga taga-Visayas at taga-Luzon. So, again, Again, ulitin ko, yun nga po, magtanong lang po kayo sa mga taga-Agway technical team po ay naka-ready mag-assist sa inyong mga katanungan. Okay, handang-handa pong mag-assist sa inyo ang Agway technical team. Okay. So, maraming salamat ulit sa ating mga nagbigay ng tanong. Ayun po, break po muna tayo. Eto, kung kanina po, Sir Boy at Sir Alex at sa ating mga ka-Agway, kayo ang nagtanong. Ayan, kayo ang nagbigay ng tanong at kami ang sumagot. Wow, sumali ako, ano, expert. Ayan, siyempre sinagot yan sa ating mga Agway experts. Ngayon naman, siyempre, kami na. It's time na kami naman ang magbigay ng tanong sa inyong lahat. Pero siyempre, may twist yan. Hindi pwedeng wala kayong makukuha. Ayan, eto yung catch. Magbibigay kami ng tanong, sagutin ninyo ng tama, pero paunahan to, kung sino mauna makasagot ng tama sa aming tanong, ayun, siya po ang makakatanggap ng ating papremyo mula siyempre sa Agway Chemicals Corporation. Ayan, kaya naman, nag-proceed na. Woo! Ayan, kaya naman, mag-proceed na tayo sa ating pag-game! Ayan, sa ating papremyo! Ayan! Ating Agway Webinar Game! Ayan! Okay, so eto na! Eto na, bago ako magbigay ng tanong sa inyong lahat, eto ang inyong mga mapapanalunan. Ulitin ko, teka, hanapin ko ulit yung listahan ng ating mga papremyo. Okay, eto, listahan ng papremyo, hindi listahan ng utang, ha? Okay, ang mga pwede ninyong mapanalunan ay 1 liter Regev, 1 liter Alia, 1 gallon Zoxium. Ayan, at syempre, isang bag ng Vanguard. Ayan, 2 liters MPED. Ayun, at syempre, 1 gallon Techburn at 1 kilo Trim Shield. Ayan, palakpakan natin ang Agway. At syempre, alam ko, eto yung inaabangan ninyo kanina pa. Ayan, kung marami na tayong kaalaman na nakuha mula sa ating dalawang experts. At syempre, sa mga video presentations na aming ipinakita sa inyo. Ayan po, alam ko masasagot ninyo ng madali at tama ang aming tanong sa aming pag-game na ito. Ayan, so nakaready na ba kayo mga ka-Agway? Ayan, pusuan na ating comment box at syempre yung ating live webinar ngayon. Ayan, at don't forget to share our live webinar gamit ang hashtag na Agway Chemicals Corporation. And po, hashtag Agway Chemicals Corporation. At syempre ang hashtag We Love Farmers. Okay, simulan na natin ang ating Agway Webinar Game, ang ating unang tanong. Ayan. Question number one, ano ang produkto ng Agway ang magandang gamitin para puksain ang damo na hindi namamatay sa glyphosate? Ayun. Ano, ulitin ko, ano ang produkto ng Agway ang magandang gamitin para puksain ang damo na hindi namamatay sa glyphosate? Ayan, i-comment na ang inyong sagot. Ayan, sa ating comment box. Ito po ang ating mechanics. Ayan po. Dapat po ay, ayan, na-follow ninyo ating guidelines. Ito, reminder lang para sa inyong lahat. Dapat ay napusuan na ninyo ating webinar. Nabanggit ko na yan kanina. Inuulit ko. Para siyempre, huwag nyo pong makalimutan at huwag nyo makaligtaan. Pusuan at i-share. At siyempre, sa inyong pag-share, gamitin yung hashtag na... Ayan, ulitin ko yung hashtag. Ang hashtag natin ay... Saan na yun? Okay, hanapin ko lang. Medyo naghahang yung aking computer. Ayan, Agway. Ayan. Okay, ito po. Hashtag Agway Chemicals Corporation. At hashtag We Love Farmers. Ayan, yun po ang ilalagay ninyo pag na-share po ninyo yung ating live webinar. Pagkatapos nyo mapusuan. At syempre, kailangan po sa ating comment box ngayon, sa ating live video, i-comment nyo po ang inyong pangalan, kama, dapat po ha, full name, real name, location, at syempre, yung inyong sagot na sa, ayan, yung inyong sagot na sa aming katanungan. Ayan po, ayan, nakikita ko na, ang dami, ayan o, nakakatuwa.
Ayan, sino kaya ang mabili sa inyo? At kasi nagkasunod-sunod na, no? Hindi natin alam. I-check po yan na ating Agway Technical Team kung sino yung naunang nagbigay ng sagot at nag-follow ng ating guideline sa ating mechanics, sa ating palarong ito. Okay? Let's proceed sa ating question number 2. Eto na. Makinig po. Anong produktong biopesticide ng Agway na mainam gamitin kapag malapit nang i-harvest ang saging dahil ito ay safe at organic? Ulitin ko, anong produktong biopesticide ng Agway na mainam gamitin kapag malapit nang i-harvest ang saging dahil ito ay safe at organic? Key in your answers! I-type na! Ayan! I-type na! Bilisan-bilisan mga kami! Nakita ko sunod-sunod na nagpa-pop dito sa ano ko. Sa comment box yung mga sumasagot. Ayan po. Okay. Hmm. Oh, Sir Boy, Sir Alex, pangalawang tanong na to. Baka may clue kayo dyan. Ayan. Clue. Para sa ating mga kaagway. Clue, 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 clue. 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 Safe at organic daw. Oh. Yung mahirap ibigkas. Medyo, pag sinabi yung letter na nauna, madali na. Sinabi na nila na yan. Sinabi na niya kanina yun. Tinanong niya kung paano ano. Diba? Dapat gahi. Matigas. Ayan. Okay. So, ayan po. Ayan. Good luck sa mga sumagot. Sana ay kayo ang mapili. Okay. Let's proceed sa atong, sa ating next question. Ating question number 3. Ayan. Nakakatuwa. Okay. Question number 3. Anong produktong Agway ang espesyalista sa thrips at mites na may dalawang mode of action para puksain ang pesteng nakakabahala sa paglabas puso ng saging at bunga ng saging? Again, anong produktong Agway ang espesyalista sa thrips at mites na may dalawang mode of action para puksain ang pesteng nakakabahala sa paglabas puso ng saging at bunga ng saging? Type your answers! Mahirap yan. Mahirap yan. Kasi mahirap. Ang sagot, nandun na sa tanong. Sagot-sagot na mga ka-Agway. Ayan, nakakatuwa. Ang dami nagpa-participate. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Sa inyong pagsuporta ngayong hapon sa ating live webinar. Ayan po, malamang maraming mga taga Davao del Norte ang nanonood ngayon. Okay, good luck! Next question! Makinig po! Anong insecticide ang may kombinasyong contact and systemic action ang magandang pang-bunch spray sa saging? Ulitin ko! Anong insecticide ang may kombinasyong contact and systemic action ang magandang pang-bunch spray sa saging? Type na! Type your answers! At i-click na ang send. Ayan sa ating comment box. Huwag niyo pong kalimutan, paalala, ang inyong full name, real name po yan. Ayan, ang inyong location at syempre ang inyong sagot sa aming tanong. Sino kaya ang mananalo ng aming mga papremyong inihanda para sa inyong lahat? Ang dami nun. Ayan, sana ay kayo na yon. Okay? Ayan, nakikita ko. Ito, nakaka-excite. Hindi ko lang masabi, ano, kasi nga, pipiliin niya na ating technical team kung sino yung mananalo. I-announce po namin yan mamaya po. Okay? Abangan niyo po yung aming announcement. Okay. Ating question number 5. Okay. Anong produkto ng Agway ang sagot sa mapanirang sakit na Sigatoka na may penetrant action na galing sa USA? Again, naku. Anong produkto ng Agway ang sagot sa mapanirang sakit na Sigatoka na may penetrant action na galing sa USA? USA. Type na! USA. Ayan. USA. Galing nito sir, no? Galing sa USA. Ah, USA. Ayan. Yung birthplace mo, birthplace mo. Yeah, yes sir, yeah. I was born there. But you know, I was born there but my dila is so Pinoy. I love Pinoy. I love, oh, lahing Pinoy talaga. Proud to be Pinoy. Ayan, okay.
Good luck sa mga sumagot. Ayan po. Next question. Ayan, sa mga hindi nakahabol, eto, huwag yung mag-alala, sagutin nyo to. Eto, makinig po, ating next question. Anong fungicide ang may active ingredients na tetramethyl Ayun, sir boy, salamat sa pagsalo. Ayan. Ulitin natin, sir. Anong fungicide na may active ingredients na may tetramethyl disulfide. Ayun. Ayun. Na nagmula sa Belgium. Okay. Anong pun... Ayan, medyo namilipit yung dila ako doon, ano? Anong fungicide ang may active ingredients na ano yun, sir? Ulitin natin. Tetramethyl disulfide. Ayun. Buti na lang talaga. May mga experts tayong kasama ngayon. Ayun po, yung ingredient na yun na nagmula sa Belgium. Sagot na! Okay. Mas maganda yun, sir, kasi last banana, two questions siguro, lang tayo. Banana siguro, banana. Ano yun, sir Alex? Anong baka ano, banana ano, ang sagot? Banana? Banana nga ba? B as in boy, ha? B as in boy. Yun, B as in boy. Banana, B as in boy. May clue na akong nalalaman dyan. Mukhang may idea na ako sa isasagot. Okay, good luck sa mga sumagot. Ayan po. Sana nasagot ninyo. Magandang clue na yun na binigay nila Sir Boy at Sir Alex. Okay, good luck po sa inyong lahat. Okay, eto na tayo. We're down to our last question. Habol po, habol. Ano ang pinakaunang hybrid fungicide sa merkado na gawa mula sa bansang Israel? Litin ko. Oh. Ano ang pinakaunang hybrid fungicide sa merkado na gawa mula sa bansang Israel? Give your answer. Ano daw? Ayan. Ano yan, Sir Alex? Ano daw? Ano daw? Ayan. Ano daw? Ano nga ba? Eddie. Hindi. Ayan. Abangan nyo po. Alam ko. Ang sagot sa tanong na to, ako na ang magsasabi kasi kanina nagbigay ng clue sa question natin sila Sir Bert, Sir Alex. Ito naman, ako na ang magbibigay ng clue. Ito yung magandang good news namin sa inyong lahat na gagawin namin next week. Yun po ang sagot sa tanong tama na to. Tama. Okay. Tama. Ayan po. Good news namin yan. Special announcement namin yan mamaya. Pero dapat masagot muna ninyo ang aming tanong ngayon para kayo ang manalo ng aming pa-premium na ulitin ko, ito ang mga sumusunod na pwede ninyong mapanalunan. 1 liter Regen, 1 liter Alia, 1 gallon Zoxum, 1 bag Vanguard, 2 liters Empen, 1 gallon Techburn, at syempre ang 1 kilo Trip Shield. Ayun po, yung inyong mga mapapanalunan. Kaya sana po ay kayo ang napili. Maraming salamat po sa inyong pag-participate sa ating pag-game. Ayan po. Naku, excited na ako kung sino kaya ang mga nanalo. Okay, so good luck. Abangan niyo po yung announcement. At yun po yung ating Agway webinar game. Ayan po. Naku, sino-sino kaya ang mananalo. Okay, so now, let's proceed. Okay, eto na. Eto, bago tayo magtungo sa ating next part, eto na, remind ko lang lahat ng mga ka-Agway natin na siyempre, nag-abang. Yung sinabi ko po kanina, maliban po sa mga produkto ng Agway na ipamimigay po sa inyong lahat, may paraffle din po tayo kung saan mamimigay po ang Agway ng 5 electric spray. Ayan po. Ang gagawin lamang po, simple lamang po yun. Ayan po. Ang gagawin lamang po ninyo ay magbigay po kayo ng comment, testimonials, kung paano kayo natulungan ng produkto ng Agway. Gamit yung produkto ng Agway, paano kayo natulungan para umasenso sa inyong pagsasaka? Ayan po. Siyempre sa inyong sagingan. Okay? Ayan po. 2 to 3 sentences. Basta importante, makita namin na tagos sa puso ang inyong testimonial kung paano kayo natulungan gamit ang produkto ng Agway sa inyong pagsasaka, sa inyong pagsasaging. Ayan po. Bibigyan po namin kayo ng hanggang alas 9 ng gabi. Ayan po. Di ba? Ganyan kabait si Agway. At syempre, yung ating mga mananalo, abangan nyo rin po dahil ipopost po namin yan sa Agway Facebook page. Ayan po. At syempre, sa ibang social media accounts. Okay? So, antabay lang po. At again, good luck sa mga magpa-participate sa ating paraffle. Dapat ibigay nyo po yung pinakatago sa puso
na experience ninyo yung testimonials gamit ang mga produkto ng Agway Chemicals Corporation. Okay, there you have it! Naipamigay na namin ang mga regalo namin para sa inyong lahat. Grabe, ano? Naibigay na rin namin ang lahat ng kaalaman na dapat ninyong malaman at matutunan sa ating live webinar ngayong hapong ito. Siyempre, nangyari po yan dahil kasama natin ating dalawang experts na lagi naman talagang nakaalalay para sumuporta at magbigay ng kaalaman sa ating mga magsasaka. Kaya pasalamatan natin, maraming salamat sa ating dalawang experts na active na active. Talagang hyper na hyper sa pagbigay ng information. Buhay na buhay! Ayan, Sir Alex at Sir Boy! Ayan, maraming salamat! Ayan, Sir Alex, unahin natin si Sir Alex. Sir Alex, ano yung mensahe sa ating mga ka-Agway? Paalala? Salamat po sa paggamit ng Agway products. Mahal namin kayo. Ayan! Ayan, ayan po. May gusto ka pang i-endorse. Ano ba yung mga gusto mong sabihin sa ating mga ka-Agway, Sir Alex? May good news ka, ang alam ko eh. May good news ka eh. Yes po. Ano yun, kasi nga, hindi natin matapos-tapos dito sa ganitong oras. Next week po, may good news na naman kami. Ito yung ilalunch namin yung pinakabagong produkto na siyang yung para magiging ano niyo gabay sa pagsasaging, lalong-lalo na sa problema natin sa Sigatuka. Ito po yung sinasabi nating Grigib o yung first full year hybrid fungicide na siyang katuwang natin sa pagkontrol ng Sigatuka. Abangan nyo kami sa Thursday, August 27, 3 PM pa rin po, dito pa rin po sa Facebook page account ng Agway Chemicals Corporation. Ayan, maraming kita, maraming kita salamat po tayo. Sir. Okay. Ayan, okay. Sir Alex, maraming salamat. There you have it. Yun po ang Agway Chemicals Corporation Plantation Commercial Manager, Sir Alex Dingding. Sir Alex, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon. At siyempre sa inyong pag-good news. Ayan, maraming salamat Sir Alex. At siyempre, ito din, hindi nagpapahuli, ang Agway Technical Consultant, ang nag-iisang Pogi at Hamis. Ayan. Sir okay. Ambrosio Boy, Barikit, Sir Boy. Message mo sa ating mga ka-Agway na sumama sa ating ngayong hapon. AJ, thank you very much. Again, you're just too honest. Ayan, sir. Sana dumami yung lahi mo. Palagi mong sinasabi ang totoo. Ayan. Okay, para sa ating mga ka-Agway o mga bananero, in our little way, layunin naming makatulong, lalo na itong mga maliliit na banana grower na kuminsan ay wala masyadong access sa technology. Or itong mga lakatan grower, itong mga native banana natin na grower. Sana itong ginawa nating webinar ay nakatutulong sa inyo. No? Kung meron mang mga katanungan o hindi man tayo satisfied ano yung pinakita, feel free to contact us. Ang dami naming mga tauhan naka-assign dyan sa lugar ninyo. Siguruhin namin kayong yan sila ay makatutulong sa inyo. Sabi ko nga, in our little way, ito lang ang paraan. Kasi nasa pandemic tayo, ito yung paraan na at least may bigay namin yung impormasyon na kailangan natin sa ating panaging. Salamat po and good afternoon. Ayan, maraming salamat, Sir Boy. Ayan po, gaya ng sinabi ni Sir Boy, tuloy lang po ang inyong pagtanong. Ito po ang mga pwede ninyong puntahan para ibigay or i-send ninyo inyong mga katanungan. Puntahan nyo po ang Agway Chemicals website. Ayan po, Agway Chemicals Corporation website. At syempre, pwede nyo pong i-like at i-subscribe na rin para updated kayo sa mga announcements na gagawin at ipopost ni Agway po. Para sa inyong lahat, i-like at i-subscribe nyo po ang Facebook page ng Agway Chemicals Corporation at i-follow nyo po ang Instagram account. Ayan, nagpo-post din po sila doon ng mga announcements at syempre good news para sa inyong lahat. At syempre, kung gusto ninyong ma-refresh sa mga tinuturo ng Agway po sa inyong lahat, may mga video materials po tayo na pwede nyo pong balikan. Playback lang po kayo ng playback kung gusto nyo palaging ulit-ulitin para ma-instill po sa ating mga isip kung ano ang mga dapat
at saktong gawin sa ating pagsasaka, pwede nyo pong isubscribe ang YouTube channel ng Agway Chemicals Corporation. Ayan po. Grabe yung Agway, ano? Hindi lang po bintahan o hindi lang nagtatapos sa pagbibenta ng produkto sa inyong lahat, kundi nagbibigay po sila ng extra mile para po kayo masuportahan sa inyong mga kailangan gawin para sakto po at dapat tuloy-tuloy ang pag-asenso sa ating pagsasaka. Ayan po, iba't ibang crops po yan, pero iba't ibang knowledge at talagang intensive yung pagbibigay ng care at pag-alalay sa inyo ng ating Agway Chemicals Corporation. Palakpakan po natin ang Agway Chemicals Corporation. Ayan, sa inyong advocacy sa, para sa ating mga magsasaka. Ayan po, again, maraming salamat. At sa ating mga winners, sa mga mag-aabang po kung sino-sino ang mga nanalo at makakatanggap na ating papremyo, ipupost po namin ang mga nanalo sa ating trivia game, sa ating webinar game. Ayan po, right after our webinar. Dahil kasalukuyan pong tinitingnan at dinodouble check na po na ating technical team yung mga pipiliin mananalo. Kung sino yung mga nakasagot ng tama at sumunod sa ating webinar guidelines. Ayan po. Okay, at siyempre, yung ating winners po sa ating paraffle, ulitin ko po, hindi po dito nagtatapos ha. Bibigyan po namin kayo ng enough time hanggang alas 9 po, mamayang gabi, para po makapagsubmit kayo ng inyong testimonials. The more testimonials, the better, the more chances of winning. Ayan po, para po maibigay namin sa inyo ang 5 electric spray. Ayan po, galing po yan, natin po sa inyo yan ng Agway Chemicals Corporation. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon, sa isa na namang hapong puno ng kaalaman at siyempre kasiyahan at pintuhan at puno ng papremyo. Ayan po, hatid sa inyo ng Agway Chemicals Corporation. At again, salamat sa ating dalawang expert, Sir Boy at Sir Alex. Ayan, ingat po kayo dyan. Ayan po, tuloy-tuloy lang po ang pagsuporta at pagtulong sa ating mga magsasaka. Maraming salamat sa lahat ng mga ka-Agway natin na nanonood at sumubaybay sa ating live webinar ngayong hapon. Salamat po mula sa aming puso. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa lahat ng produkto ng Agway Chemicals Corporation. At ito po, abangan sa mga susunod na webisode natin dahil marami pa po tayong tatalakayin patungkol sa iba't ibang pananim at solusyon sa inyong mga problema sa sakahan. Gaya ng nabanggit ko, iba't ibang crops, iba't ibang knowledge din po ang aming isi-share sa inyong lahat para tuloy-tuloy po ang ating pag-asenso. Ayan po, tuloy po ang pag-aalaga at pagsuporta sa inyo ng Agway Chemicals Corporation. Talagang kaagapay ang Agway. Ayan po. Okay, so bibigyan namin ng solusyon yan. Samahan nyo na po kami sa mga susunod nating episodes. Okay, sa ating susunod na live webinars. Ako po ang inyong lingkod, ang Certified Gagway, EJ Ortiz. Ayan, ako, tuwang-tuwa ako. Pangalawang pagsasama pa lang natin to. Pero fulfilled ako palagi at the end of our live webinar. EJ Ortiz po again, maraming salamat. Always remember, God is good all the time. See you next week. Bye-bye. Ingat mga kaagway. Flower tips, mites, stem borer, white flies, cecid fly, capsid bug. Problema nyo rin ba sa taniman ng mga insektong ito? Malaking pinsala ang dulot ng sucking and chewing insects sa ating mga halaman. Kinakain ng mga ito ang plant tissue na naging sanhi ng pagkasira ng ugat, tangkay, dahon at bulaklak ng mga tanim. Kakailanganin ng mabisang pestisidyo upang mapusa ang mga ito at patuloy na matamasa ng mga magsasaka ang kaginawaan sa sakahan. Kaya naman, isang modern insecticide formulation at dual action insecticide lang ang may kakayahang kontrolin at puksain ang mga pesting tulad ng sucking and chewing insects. Dobling proteksyon hatid ng Alia 247ZC. Alia 247cc, ito yung bagong klaseng formulation, CC, Zion Concentrate. Ito kasing Alia is a mixture of two compounds. Yung isa, yung Lambda Selutrin, belongs to the group of synthetic pyrethroid na may property na
quick knockdown effect. Pag tirahan mo yung insekto, automatic patay. Laglag yan. Yung isa naman, thiamethoxam belongs to neonicotinoid group. Ang kaibahan doon is systemic. In terms of control, yes, napakagaling na product. So just imagine, two products being mixed, ang tawag namin dyan ay synergy. Synergistic effect. Leaf hopper, tip borers, capsid bug at fruit fly ang kadalasang problema sa manggahan. Kapag hindi naagapan ng mga ito, masisira ang bunga ng mangga, bababa ang kalidad at maging ang kita ng mga magsasaka. Ito ang naging isa sa mga natutunan ni Ginoong Jerry Cotterio na mula sa pamamasada ng motor, naging isang matagumpay ng mango contractor sa loob ng 15 taon. Igamit ako ang Aliya, makaalis ko sa kusting. Ukin asya tungod kay importante sa chemicals, mangita kag active ingredient. Kining insecticide is, kuan siya, tanang mukitkit, musup-sup nga mga insekto, kaya niyang patyon. Anytime ni mo pwede siya gamitun sa mangga, pwede sa sarada, sa waswas, o kining mga bungahan na. O kini siya, dili pud siya harmful sa mga kining beneficial nga insekto sa tuang palibot. White flies, green leaf hoppers, at aphids naman ang mga insektong namumuksa sa mga tanim na talong. Kaya malaking problema rin ang mga ito sa mga kasamahan nating eggplant growers. 2 taon pa lang simula ako tumanim ng talong. Yung una kong tumanim ng talong, medyo mahina ang production niya dahil hindi ko pa alam. Ngayon nalaman ko na in-spray ko yung Aliya, nakita ko yung talong gumanda. Maganda yung kulay ng talong. Natutuwa nga yung buyer eh. Sabi niya, yun na lang itera na ano, yung gamot na yun, yung Aliya. Tumaas po ng halos 50% yung harvest ko. Ang recommended application sa Aliya is 4 ml per napsak. Pag once nga ma-spray ng Aliya sa inyong tanum, automatic ma-control ang uod at saka yung fruit fly. Para maayo ang buwan, maayo ang bunga, maayo ang quality sa iyang produkto. Mabisa rin ang Aliya 247ZC contra flower thrips na karaniwang problema sa banana farms. Sa amuang mga past nga mga chemicals na gamit namo sa bunny spray, ang naalang siya ay kuan amuang problema kay daghan siya fruit spot. Tapos sa amuang gigamit nga chemicals na po siya ay residue. Ni ani ang technicians agwi sa mua diari sa muang farm gi-recommend niya ang Aliya nga maoy pare sa mga fungicide nga chemicals mga maoy spray sa bunny spray. Nag-trial mi tapos after sa trial nakita man namo sa physical appearance nga hamis na ang saging, wala po siya fruit spot, tapos wala po siya residue pa. Tapos sa mua ning gina-spray 2 cycles per week. From bending stage until pwede na siya ibag. Ang Aliya is sagulan siya og fungicides para sa mga fungus nga muukor panahon sa pagdevelop sa atong bulig. So inana gyud siya nasay bali duha ang imuhang combination para duha pud ang iyang action. Ang advantage nimo is mas dako ang imuhang production nga recovery compare sa isa lang nga chemical ang imuhang gi-apply. At tulad ng ibang insekto sa mga naunang pananim, hindi rin makakaligtas ang ating mga palay sa pamiminsala ng insektong stem borer. Pero gamit ang Aliya 247ZC, kaya nitong puksain ang stem borer na isa sa mga pangunahing problema sa ating mga sakahan. Itong February, si Sir Lloyd nag-introduce sa Aliya. So, akong gi-testing sa kumbasakan, nindot yun siya. Kaya kung pagtanaw ng pag-spray, murag daon-daon na, lockdown yun ang mga insekto. So nakita din ako nga maayo yun ang epekto sa Aliya. Ang gigamit ako sa na, dali na kayo mawala ang epekto. Dili ba dugay? Kani Aliya dugay?
Ang recommended rate po sa Alia is spiritus as preventive 10 ml per napsak of water sa isa ka tangki. So, ang interval nimo, so makita nimo nga wala pa infestation, is pwede nimo intervalan of 7 to 10 days. So, kung infested na po, so na po siya yung mga danga na yun, is pwede nimo na imo siyang reduce na po, is pwede interval of 5 days. Alia 247ZC, isa sa mga produkto ng Agway Chemicals Corporation na inaasahan at pinagkakatiwalaan sa ating mga sakahan. Dobling protection, doble ang ani sa Alia 247ZC. Para sa mga magsasakang doble kayod sa sakahan, doble rin ang hatid na tulong ng Agway Chemicals Corporation. Pag-introduce nila sa product ng Alia, naapod sila pag trial na wala may pasagda iba. Katuwang nang magsasaka yung Agway, dahil yung brand ng Agway, talagang kung masusubukan ng ibang tao na tumatanim ng gulay kagaya ng talong, makikita na lang yung resulta na maganda. Ay, dako kayo po salamat daw sa Agway. Tungon sa dako kayong katabang sa kong pagpanguma. Di nasumpog yun ang mga insekto. So, salamat kayo. Tinatayang 95% ng ating pagkain ay direkta o hindi direktang mula sa lupa. Ang malusog na lupa ang pundasyon ng pag-agrikultura. Ang kalidad nito ang tutukoy sa katangian at dami ng ani. Ang lupa ang nagsusupply ng kinakailangang nutrisyon, tubig, oxygen at root support na kailangan ng mga pananim sa paglaki at paglago ng maayos. Ngunit dahil sa paglipas ng panahon, naaabuso natin at nakakaligtaan nating alagaan ang ating mga lupa. Nawawala ang nutrisyon at kondisyon nito dahilan ng hindi maayos na paglago ng ating mga talim. Upang maibalik ang wastong kondisyon ng lupa at para sigurado ang masaganang ani, gamitin ang produkto ng Agway Chemicals Corporation na KeyoMate S100. Potassium Humate and Fulbate, numero unong soil conditioner para sa malusog na lupa, sigurado ang kita. Kung tingnan mo, galing lang sa lupa ito. Humic acid, andyan lang yan sa lupa. Kaya lang in terms of percentage, maliit. But this product has 85% potassium humate and fulbate. Anong gamit niya? Actually, ito ay hindi fertilizer, but it's just a soil conditioner. Ang recommendation namin, ito i-apply together with fertilizer. Ma-preserve niya yung nutrients sa lupa. Napakahalagang bagay ang pagkakaroon ng malusog at magandang lupa na pagkukuna ng nutrisyon ng tanim na palay. Bilang ito ang pangunahing produkto nating mga Pilipino, kaya nangunguna rin ito sa listahan na prioridad ng ating mga magsasaka. Sa matagal na paggamit natin ng fertilizer na yon, mawawala yung taba ng lupa. So andito po ngayon yung KeyoMate para maibalik yung taba ng lupa. So sa paggamit po, yung unang-unang pagbigay natin ng fertilizer, doon po natin i-apply yung KeyoMate. So paggamit po ng KeyoMate, ito po ay 100 grams sa isang sako ng fertilizer. Dahil po sa KeyoMate, ginigising niya yung mga good microbes doon sa lupa para po maalis po yung asim sa lupa para yung abono na nailagay natin makain po ng halaman. Punla pa lang po, ay binigyan ko po yung sinasabi nila yung KeyoMate po. Kung ikukumpara ko po yung ginamit ko nung una, itsura po ngayon ng palay ko po is mas malayong, mas maganda po at mas matangkad. Iba, may pagbabago po siya, talagang humahaba yung kanyang ugat, tapos madali po siyang tumangkad. Tulad ng mga magsasaka ng palay, napatunayan rin sa sagingan at manggahan ang bisa ng KeyoMate S100. June 15, 2019, nag-start may sa apply sa KeyoMate. So, tanaw na ko, gwapo po ang resulta sa kuan sa amuang saging. Masa gwapo among dahon, green ang dahon sa saging. So,
ang plant stand niya na yung improvement good. So sa una, wala pa ako gagamit ng cumate. Ang hitsura sa saging, marag mag-yellowish. Halos na ng punuan sa kong mangga, nag-plasing. Nga, wala na ko iriya nga magamit, kaya nag-plasing man siya. Nasuruyan ko din ni Lito, nga taga-agwi. Muto iyan, itambagan nga. Isingi daw naggamit yung cumate. Ada ko kay kalahian, kaya mas dali man ka makagamit. O niya, usapod, maka marag pulyar sagol siya ang cumate. Kaya mga gwapo man imong dahon sa mangga, naman siya ang importante nga. Gamit kag cumate. Kaya aron nga, magwapa imong mangga, dali ra pud ka kapabunga. Kondisyon ang mga dahon niya. Cumate 100 is drenching lang sa ato ang punuan. Ibubo na to. Cumate 100 na to is isa ka kilo, isa ka drum nga tubig. Dahil na to ang ibubo sa palibot sa example mangga. Isa ka galon ang isa ka punuan. Depende sa kanupi po sa mangga. Kung dako kayo, duha ka galon na to ang gamiton. Katuwang ang Agway Chemicals Corporation at ang Cumate S100, hindi lang ang mga pananim sa sakahan ang nabibigyan ng pansin, kundi pati na rin ang ibang mahahalagang bagay ng pagsasaka, tulad ng kondisyon ng ating lupa. So, dako ko pasalamat po sa ilang suporta sa mga technical sa Agway nga nakahatag sila og kanang cumate, naka-endorse sila ining cumate sa akong farm, kaya dako po katabang ni sa kuan kumpanya. So, nindot ang quality sa followers nga nindot po yung bunga. Kaya hindi kahit ko po kayong mga katulad ko magsasaka po na gumamit po na yung mga makabagong teknolohiya, lalo na yung mga Agway products ngayon na talaga pong sigurado at totoo sila. Hindi po yung pupumupunta lang sila para makapagbinta lang ng produkto nila tapos iuwanan ka nalang pagkatapos mong bumili. E sila, tuloy-tuloy yan hanggat na nandyan sila, gagabayan ka nila. At maraming salamat sa mga ganong pagkakataon dahil yung mga ganyang pagkakataon mas nahihikayat ang magsasaka na magtanim at magtanim para po may anim po. Insekto, check! Fungi, check! Bacteria, check! Kung akala nyo'y wala ng problema ang inyong sakahan kapag napuksa ang mapinsalang peste, abay meron pang isang problema na kailangang puksain. Ang mga damo. Paano nga ba nagiging salot sa sakahan at taniman ang mga damo? At ano nga ba ang mainam na solusyon dito? Well, ang number one dyan is competition of nutrients. Hindi pwede yung tanim ka at the same time may damo. Yung i-apply mong abono, kakainin ang damo. So, mangyari dyan, useless yung pag-apply mo ng abono kasi ang damo ang kumakain. Knowing grass is shallow-rooted, sila una doong makakain sa in-apply mong abono. So, meaning sila ang unang makakain, sila unang makabenefit, pangalawa na yung ating crop. So what will happen to your crop? Malnourished. Naging malaking sagabal nga ang damo sa mga magsisibuyas sa Pangasinan dahil sa hindi magandang epekto nito sa kanilang produksyon. Pero gawa ng mabisang herbicide na TechBurn 15SL, walang masamang damo ang hindi kayang puksain sa kanilang taniman. TechBurn 15SL, General Weed Control Herbicide, late post emergence, meaning tubo na siya, nakatubo. Ito'y ginagamit almost all crops, basta kailangan. Ang kagandahan nito ngayon is, ang tick-borne kasi, may mga certain weed species na hindi kaya ng ibang herbicide na kaya niyang patayin. Pro
problema sa pagsisibuyas, yung sakit, bagyo, arabas, damo, pero pag na-control sa gamot, tulad ng tick burn, mababawasan ang gastusan sa paglilinis. Naging malaking tulong ang tick burn sa magsisibuyas kasi nung lumabas yan, konti na lang yung pagpalinis namin sa sibuyasan namin. Pag hindi ka nag-spray ng pangdamo, kasi ang isang araw na binabayaran namin dito sa mga tao nagtatanggal ng damo, 400 isang araw sa isang tao. Maganda, maganda yung tick burn kasi nakakakuan ako sa mga tao. Nakakatipid. Ang maganda pong application po ng paggamit ng tick burn sa ating pagsisibuyas ay 3 days after pong patubigan ang ating sibuyas. Ang templada po sa isa pong knapsack sprayer ay 80 to 100 ml po siya. Sa isang 16 liters knapsack sprayer po. Tumatagal po ang epekto po ng ating produktong tick burn sa pagsisibuyasan ay 1 to 2 months bago po tumubo ulit ang ating problemang damo sa ating pagsisibuyas. Mula sa sibuyasan, hindi lang sa gastusin kundi malaking tipid rin sa oras ang paggamit ng tick burn sa taniman ng bell pepper. Nakagamit yun ko og tick burn tungod kay dako man yun kaayo ang magasto nato pagpahilamon sa mga kuan sa mga tao kay unya lisod na sad mangita og atong masuhulan karo sa pagkakaron. Ang tao lang kung pito ka tawon na pila lang kaplat ang mahuman nila sa isa ka semana samantala og magamit og tick burn isa ra ka adlaw kaning kapinamo ektarya nga atsalan karon duha og tunga ra ka litro unya isa ra ka adlaw nga pag-spray sa duha ka tawo. Mas lesser pa gyud ang magasto basta hidili na nimo hulatan nga mo dagko gyud ang sagbot sa among uma. Siguradong ligtas ang pananim dahil tanging ang bahagi o parte lamang na ginamitan ng tick burn 15SL ang maapektuhan. Para sa malalawak na taniman tulad ng plantasyon ng saging, sulit na sulit ang paggamit ng tick burn 15SL. Nababawasan ang gastusin, nadaragdagan naman ang ani. Ang problema manggod sa sulod sa sagingan, kanang pag namin mga replanting, unya ang dapat na mo ang gamiton katong contact chemicals. Moto amo ang nakita nga mas maayo ang tick burn. Dili maapas na mo sa manual nga pamaagi sa pagpatay sa sagbot, motong gigamitan nako og tick burn. So especially sa mga saging labi na bago nga tanom, so from 0 week old to mga 2 months old, kay dili siya makapatay sa saha tapos dili pod mapiktuhan ang saging nato. Ang recommended application niya is 1 to 1.5 liter of pure chemicals na tick burn in every 200 liters of water. Gamit ang tick burn 15SL, napuksa na ang problemang mga damo. Nakatipid ka pa sa gastusin sa sakahan at syempre, mas malago at malusog ang aanihing produkto. Mula sa Agway Chemicals Corporation, tick burn 15SL ang sagot sa problemang damo. Sa mga kapwa kong magsisibuyas, irerekomenda ko yung product ng Agway para sa masaga ng ani. Sa mga technician ng Agway, nagpapasalamat ako sa kanila sa aking katuwang sa aking pagsisibuyas. Walay kadautan nga nahitabo sa muang saging sa bagong labi na sa bagong tanom, silang tanan na nabuhi o himsog yun kayo. Makaingon yun ko nga kauman namo sa paglambo ang Agway kay makita mang yun sa among tanom ang resulta. Daghan kayong salamat sa Agway nga kumpanya kay nakatabang gyud pag-ayo sa among panginabuhian o maglaom mo nga ako gyud i-share sa among mga kaubanan nga mag-uuma kay aron tanan mi maglambo sad ang among mga pagpuyo. Isip usa ka mag-uuma.
Ayon sa Agricultural Exports and Imports 2019 report ng Philippine Statistics Authority, mahigit 3 bilyong piso o 8.83% ng total exports ang nagmumula sa agricultural products natin noong 2018. Mas mababa ito ng 2.85% kumpara sa kita noong 2017. Nangunguna ang saging bilang major export commodity noong 2018. Mahigit 3 million metric tons ng fresh banana ang na-export na nagkakahalaga ng mahigit 70 billion pesos. Sa kabila nito, nariyan ang mga problema sa sakahan na nagiging dahilan ng pagbaba ng kalidad ng ating mga produkto. May pamantayan ang ibang bansa sa pagtanggap ng mga produkto kaya kailangang mataas na kalidad ang export products natin. Isa sa mga layunin ng Agway Chemicals Corporation ay matulungan ang ating mga magsasaka na magkaroon ng mas mataas na tsansang makipagkumpetensya sa international market ang kanilang produkto sa sakahan. Gamit ang organic insecticide na EMPED, natitiyak na ligtas ang ani at handa sa export standards. Nagsugod ang farm 2016 and then within 3 years operation, na ako'y duha ka taong nga nag-aalalay sa kuha. And muna sila ang nagaman sa tanang trabahoon diri sa farm. Na-introduce ako ang EMPED and then interesado ko sa produkto kay maayos siya og epekto sa saging, sinaw ang saging. Unya ang pinaka the best nga feature sa EMPED is makakumpit siya sa uban nga mga chemicals kay ato ang gina-export ang atong Cavendish is wala siya residue kay tungod nga organic ang iyahang formulation sa EMPED. So makakumpit ta sa mga strikto nga market susama sa Europe, Japan o mga Western countries. So makasulod ta nga walay ma-detect nila nga residue sa ito ang Cavendish product. Advantage kay sa quality palang daan sa saging, mahimo nga class A ang imuhang saging. So, dili ka magproblema sa quality kung ato na siyang i-export. Ang epekto sa kuha is na-increase sa amuang income or sa harvest. Kaya kung magamit magutaaning ni ang EMPED, ang isang magun nga requirement sa international market, ang kanang magun nga ang ginatawag nga MRL residue. Ang MRL muna ginatawag nga maximum residue limit. Kung i-apply ni sa saging, kung maabot ni sa gawa sa nasod, walay makita ang mga residue nga chemical. Safe ang mukao ni ini. Kung yung kag-MRL, safe po sa tanom, safe po sa mga insekto or mga beneficial organism. Competitive yun sa nga product. So, ang consumer po nato, kuan po sila sa ilang health. So, ang ilang ginadawat nga saging karon, organic based yun siya nga produkto. Hamon rin sa mango industry ang kalidad ng ine-export nating mangga. So, kadi siya recommended sa mangga nga paghumanong balot i-espe siya tungod kay usa siya ka organic insecticide. So, pasok siya sa market na to sa Japan. Ang makontrol niya kanang ants, skin insects, mites nga diin mo na siya ay problema sa manggiro sa panahon nga humanaog balot. Ang recommended niya 200 ml kada 200 liters nga tubig. After bagging, mag-spray tag EMPED 2 to 3 times before harvest. Pagmangga ko nananom ko 2000 year 2000 pa. Unya, nag-spray kong manggag sugod 2009. Ang EMPED, kuan ni Seriol na i-testing dire sa area. Katong wala pa may nag-spray sa EMPED, ang among kaninga area, naagidahan na tagak itong wala pa na-sprayhan. Pagkakaroon nga na-sprayhan, na minus-minusan, taragsa na lang ang natagak ng bunga sa mangga. Epektibo nga yun siya kay nakabintaha yun, nakalamang yun siya. Ako ma-recommend ang EMPED nga gwapo gamiton sa tuwang mga nagmangga, labi ka ng humana o balot. Simple ang kanyang action lang. Parang sinusuffocate niya yung insekto bago mamatay. Tinatakpan niya yung breathing organ ng insekto. Once i-spray mo ito, then mamatay siya in natural death. Pwede itong gamitin, no?
kahit anong crops. But kung ang crops mo ay kailangang isprihan mo prior to harvest because of some problem. Kasi sa atin, problema ngayon, example, harvestin ko itong crop na ito, uy, may insekto. Kung isprihan ko, ano mangyari ngayon sa kumakain sa prutas ko? Sa tulong ng EMPED, may tsansa na rin makipagsabayan ang produkto nating mangga sa international market. Ligtas ang pananim natin sa mga pesteng insekto. Maasahan ang maganda at masaganang bunga. Ligtas gamitin, ligtas sa pagkain. Dahil wala itong required PHI o pre-harvest interval at wala ring required na MRL o maximum residue level. Sukad nga nagamit may EMPED, minus o reject, taas o quality. Tapos, ligtas po kami nga nagtrabaho sa sagingan. Kay organic siya. Ay, ug sa ako alang, ganahan kayo mga ginaguide me. Mulawak po gila akong kaalam sa parte sa sagingan. 2019, naka-recover nami sa mo ang kakulangan sa mga niaging nga mga tuig tungod ani nga produkto. So, dili ta maulaw mo recommend sa atong customer, sa ato ang mga isig ka banana planter kay tested unya masaligan nga maka-income yun ta, di ta magmahay sa ato ang sa kaning mga produkto kung ato siya lang i-promote. Sa technician hantod sa supervisor, 24/7 na ang ilang support sa mo ang mga planters. Although ang atao diri sa farm na ay mga experience pero mas maayo og kanang mangayo pagyud ta og advice sa ilaha kay para mas mo lambo pagyud or mas ma nindot pagyud ang ato ang saging. Katuwang ang Agway Chemicals Corporation at EMPED, makikilala ang ating magsasaka at ang ating bansa sa buong mundo dahil sa produkto nating mataas na ang kalidad, mainam pa sa kalusugan. Kaya EMPED, safe na safe ka dito!